reforms that the department is offering our students, our faculty members, and staff, no, for us to learn also the technologies, the trending technologies that are being applied in the industry. This is also our way, no, to bridge the gap between the academe and the industry. So as we all know, and as an existing concern of between or from our outcomes, no, the graduate outcomes of the department, and even not just in our university but even to other universities, no, there are really gaps between the academe and the industry. And we are thankful, no, that we have partnered with the Davao DeFi community, who are also willing to provide us with experts now and their expertise for us to bridge that gap now from the academe and the industry. And this is also our way for us to develop more and harmonize our program structures, the learning outcomes of our various courses and even our programs to those that are based on demand of the industry. Okay. Actually, more specifically, now this seminar is very much aligned with the PLO4 of the BS Computer Science Program Learning Outcome, which is to demonstrate your development of your lifelong learning skills by learning new technology. So the Web3 and the blockchain technology, as mentioned a while ago by Doc Chimi, is not yet integrated in our courses. Now, but there are, of course, a few introductions lang or a few examples that apply these technologies. But through this one, you will be able to develop how your lifelong learning skills, now, will improve, now, how you learn new technologies. And of course, I have also learned now that the blockchain technology does not only contribute to the development, the advancement of our systems, decentralizing the systems in various applications, but even, surprisingly and interestingly, in a study by the university, the researchers from the University of Cambridge in 2017. Now, since many critics say that blockchain technology, such as the Bitcoin, Bitcoin network, familiar ba kayo sa Bitcoins dito, no? So many may have heard this one, but in the operations level, maybe hindi tayo masyadong in-depth yung knowledge natin. But many critics say that these technologies, no, and other technologies are energy intensive, no? So these technologies consume much energy. But in 2017, the study, no, from the University of Cambridge, they found an interesting and surprising results, no, in their comprehensive review. Kasi these blockchain technology were actually using renewable sources of energy. No? So hindi lang ito, they are energy intensive, but they use renewable sources of energy. In fact, it was about, or it is estimated as 39%, no, of their operations use renewable sources of energy. So this impact, now, from this study, we can learn that even these kind of technologies, now, if we just incentivize, we just support, now, the provision of renewable sources of energy to these technologies, we can actually help, now, in transitioning into a sustainable energy future. Now, so, this one is also aligned with the PLO6 of the BSCS program, which is to innovate computing solutions to provide or that will address environment-related problems. Okay, so this is very much aligned to our program learning outcomes, not to your program. And I hope that we will maximize our time and our learning in this gathering in the next 2 hours. And we are all excited and we look forward on how we can apply these technologies and integrate this one to solve not just the problems in our local community, but even in the global scenario, global aspects.
So with that, now I welcome everyone and let us enjoy this engaging activity with our Davao DeFi community. Thank you very much, Chin. Salamat, Ma'am Chin. Nag-RRL pa si Ma'am Chin sa University of Cambridge 2017. Tsaka, dalawang PLOs yata yung matatarget itong ating activity ngayon, yung PLO 4 tsaka PLO 6. So, this is very, very much aligned with the thrust of the department. No? Okay, so before we proceed, acknowledge ko lang yung we are graced upon by the presence. So, Dr. Larry Digdal, sir, salamat sa pag-attend, sir. Our former Chancellor of UP Mindanao, salamat, sir. I know you are very much interested in sa blockchain, sir, no? Kaya ka nandito. Yan, salamat, sir, sa pagtambong. Okay, so without further ado, tawagin na natin po yung pinakaunang speaker natin from the Davao DeFi community na team. He will be speaking about the basics and history of blockchain, if I'm not mistaken. So everyone, please welcome Mr. Julius Medidas Oyo. He is an illustrator on cartoon of NFT. He is an NFT enthusiast as well. Sir? Test, mic test. Hello guys, first time ko dito si UP, ang laki pala, no? And nakita ko na appreciate ko yung mga field ng Fire Drill. And then, thank you guys sa pagpunta and sa team ng DDC, students and staff. Ako si Julius Medidas, pero pwede nyo akong tawagin si Oyo. And then, isa akong Web3 native na 2021. I started as a gamer. Alam nyo naman yung Axie, diba? Doon nag-start halos. And then, I dig to deep na sa blockchain and Web3 kasi nakita yung potential niya na for innovation. Yung sa innovation, earnings, at saka sa iba't ibang field. So, very interesting siya na parang fuel ako ulit na i-pursue itong career na to. Originally, illustrator ako, artist, tattoo artist, pero freelance, mga graphic works. Pero nung na-expound ko yung skills ko sa Web3. Kaya, ayun, nandito na ako. Ako, newest member ako dito sa, kaya first time ko ka magsalita ng DDC. And then, happy ako to learn with you guys and impart kung ano man yung meron na knowledge. Kaya, let's start. History of blockchain, conceptualized in 2008 by an anonymous entity or group known as Satoshi Nakamoto as the underlying technology for Bitcoin, marking the beginning of decentralized ledger systems. It introduced a revolutionary peer-to-peer electronic cash system. So, ang ano talaga ng blockchain is naging modern na siya or itong pinaka-mainstream niya na pagpasok is through Bitcoin. Pero before Bitcoin, mayroon na talagang blockchain before. Pero ang infancy level pa niya is yung cryptography at saka data timestamping. Pero tingnan natin kung ano yung blockchain talaga. What is a block? So basically, yung block lang sa blockchain is collection of records. Data yan siya. Kahit anong data yung lagay mo or information sa isang block, kahit ano siya na ano, pwede yun siya mangyari. Basta mababasa mo lang. Pero sa mga blockchain, may different blockchains kasi. Katulad ng Bitcoin. Ang Bitcoin, blockchain, di ba? Pero ang nakalagay dyan is mga simple transactions lang katulad ng XPace Y, $50, APs V, $80. Yun lang yung makikita mo dyan in hash codes. Pero sa ibang chains naman, kasi time progresses, nag-iba din yung mga nag-upgrade yung mga chain katulad ng Ethereum. Imbis na transaction lang, smart contracts naman. Pero hindi na tayo mag-dwell doon kasi ibang topic naman yun. Tsaka mas malalim yun. Ano lang yun siya para ang intro ng block.
So blockchain is a decentralized and immutable digital ledger technology that enables transparent and secure record keepings of transaction across the network. Yung parang, ano nga lang, parang technically malaking libro lang siya eh, na sinusulatan ng mga tao. Tapos pinapasa-pasa hanggang mabuo yung chain. So, eto, 1991, si Stuart Haber and Scott Spornetta, sino yung mga OG talaga nung para ma sino yung pinakaunang cryptographer na ano na into computers. So sila yung nagpauso ng digital stamp OG. Yung mga ito yung data o mga information na hindi mo pwedeng ma-backlog or ma-tamper-proof. So, fast forward on that, after that, merong, may tao or grupo na Inspire noong 2008, sino yun? Si Satoshi Nakamoto yun. Noong pagkabasa niya ng mga innovation nila, Scott at Stuart, na gumawa siya ng sarili niya noong 2008. Yun yung start ng Bitcoin. Yung Bitcoin white paper, anong white paper. Isa to siyang parang letter to siya na kung anong meron sa produkto mo, kung anong innovation, kung anong masagot ng produkto na to. So yun yung white paper niya. So noong 2009, nag-launch na talaga yung BTC o yung Bitcoin. Ito yung first modern blockchain talaga na nagagamit ng mga tao. After that, pero ito si Satoshi Nakamoto, hindi ito siya kilala talaga ng mga, ano, wala siyang identity, hindi nga siya alam kung singular entity like siya or grupo sila. Pero meron doon, may mga news na Japanese, pero ito siya, hindi siya to. Parang pinush lang siya ng mass media na para ipakita yung ano, pero nag-report siya na hindi siya si Satoshi. After that, noong 2009, nag-mine si Satoshi Nakamoto yung pinakamadaming na mine na Bitcoin na hanggang ngayon wala pa din movement sa wallet niya, which is almost or more than a million Bitcoin. Eh ngayon, sobrang laki na nun. Kasi isang Bitcoin yun is $65,000. And then, move tayo ng next slide. Okay lang ba kayo? Okay lang ba ang ano? At yung si Stuart Haber and Scott Stornetta, sila yung mga nag-influence or parang nag-inspire kay Satoshi Nakamoto na ano yung kamukha pa ni Edo Manzano, di ba? Yung nasa left. Okay. Ano, pero sobrang in-depth pa ng blockchain. Ano lang yun eh. Kumbaga, in general, knowledge lang yon, pero kung i-dive mo talaga, sobrang lalim pa niya na may kasamang computer coding, science, kompleto eh. Pero hindi na natin yung mga next speaker yung mag-expound nun. And then, let's go to Web3. Ito na yung Web3. Web3 refers to the third generation of the internet characterized by decentralized protocols, blockchain technology, and the shift towards user-controlled data, identity, and assets. Ito yung history of Web3. So, lahat naman tayo, di ba, lumaki ng, and then, hindi naman siguro lahat, na internet kasi ako, siguro, nung bata pa ako sa ako nakahawak. Internet muna, di ba? Ano ba yung first natin pag sa internet? Wires, cables, mga towers, satellites. Pero yung internet talaga, di ba, ginawa yun siya ng gobyerno ng Amerika para for the first na military use talaga for defense. Pero na-integrate siya na pwede pala siyang magamit for ano ng mga normal na tao, na-utilize niya. So, yung burst ng Web 1. Yung mga Web 1 natin na ano is yung mga start natin ng pagkahawak pa na natin ng PC. Di ba meron pa tayong mga DSL, tumutunog yung mga computer.
yung mga website pa na ano natin, yung mga Google, ano pa yung mga Yahoo. Ito na, Messenger din. Pero Web 1 is read-only lang siya. Parang ang ano lang niya is information, ano lang, consumption lang siya. So, pagbukas mo ng, ibig sabihin ng Web 1, website lang, pag tingin mo doon, bali, magbabasa ka lang, titingin ka lang, ano ka lang yung image, wala pa siyang interaction kasi ano lang, ito pa yung use case niya, hindi pa na ano yung mga code na ano. So, after niyan, mga 2004, nagkaroon na ng web, mas gumanda na yung technology natin, may innovation na eh, JavaScript, CSS, mas naging playful na yung mga programmer and designers para mapaganda yung experience. What if hindi lang tayo makakabasa ng ano? What if pwede tayong maglagay or magdagdag? Kaya may read and write dynamic na. So may interaction. Ang examples ng web ko, anong mamasikat? Tayo mga Pilipino is one of the mass consumers ng internet, di ba? Na nakikita ko lagi dito na lahat tayo nakagulong sa cellphone, lahat tayo mahilig sa social media, share, likes, pagandahan ng ano, mga pictures. So, dito talaga sa web to yung targeted na mga ganyan. YouTube, Facebook, Wikipedia, anything social media, Tumblr, di ba? May mga Plurk pa, Twitter, lahat yan. Pero itong mga ano to, ang problema natin sa web to is centralized siya. Anong sabihin natin ng centralized? Ito yung may mga isang entity ng or isang group na nagka-capitalize or nag-ano, di ba, Facebook, si Mark. Siya lang yung gumagawa kung ano yung mga community-based guidelines, kung anong pwede mo i-share, kung ano. Nag-share nga ako kahapon eh, ng comment ko lang sa kaibigan ko. Sabi ko, sarap sa pakin. Tapos ni-report agad ako. Parang automatic na flag down ng Facebook. Naging insight ako ng violence. Sabi ko, grabe na. Na, ano. Itong ito is very predatory for me. Kasi, alam mo ba, na binibenta na itong mga platform natin, data natin. Kaya tayo nakaka-receive ng mga ads sa mga e-commerce, sa mga ano, Lazada, hindi mo alam kung nagsisearch ka lang sa Facebook sa Lazada, biglang nakita na kung ano mga gusto mo eh, no? Parang creepy siya na, ano. Very predatory ito. Ito yung karamihan ng web 2. Lagi pa yung ina, ano yan, controlled yung kung anong pwede mo i-share, kung ano yung pwede mo yan, no? Kaya dyan papasok yung web 3. So yung Web3 naman, ito na bago talaga ito siyang technology. Sobrang, kahit ako nga, yung mga, ang tawag na sa mga websites sa Web3 is dApps na decentralized application. Kasi dito, pwede na mag-read, write, trust, verifiable. So, itong ano na to, pwede mo na siyang, then sa blockchain technology, yung Web3 is very, ano talaga yan siya, modular kumbaga. Kung ano yung mga nakikita mo, ginawa ng tao, makikita mo talaga, may transparency. Kasi kung titingnan mo yung blockchain, hindi mo magbabago kung ano yung mga nalagay na before, yung mga previous transactions. So, itong mga ano to, build by people, for the people din, kumbaga para sa akin, parang sa akin, makamasa siya, decentralized talaga, hindi siya umano sa isang entity, sa either isang gobyerno o parang isang group lang na ano. Pero pwede pa rin naman siya ma-exploit, pero yun yung main point ng Web3. May isang website doon, magpapropose, or DApp, magpapropose yung mga developer nila na o anong gusto mangyari dito sa DApp na to, magkagawa yun sila ng proposal, tapos lahat ng mga tao na nag-interact din sa protocol na yun or sa product na yun, meron silang say, may voting system. Ano pa ba?
Dito sa Web 3, ano, very early pa talaga yan. Kung makikita mo pa, mapapansin ko, very, it's either walang in-between dyan eh. Very childish or very complex. Pag nakita mo yung mga native Web 3 citizens ngayon, mga makikita mo, walang profile picture. Puro anonymous yung mata sa crypto, puro mga cartoons, puro mga anime, mga picture nila. Kung meron man talaga mga bigatin, talagang yung complex na engineering. Kaya very, ano siya, interesting din siya sa akin talagang ano. At saka yung room for growth niya, ang laki talaga yung potential. Makakatulong siya sa mga iba't ibang klaseng system natin sa pwede dito sa gobyerno natin. Kasi hindi na tayo dadaan sa mga parang middleman eh. Pwede na tayong peer-to-peer na eh. Hindi mo na masasabi na o sige, ba mo nasabihin dito kasi lahat ng transaction nasa system eh. Nasa blockchain eh. Mababasa ng mga tao. Next tayo. Web3. Built on blockchain technology, yun nga, na lahat ng Web3 apps talagang upgrade siya from Web 1 to Web 2 to Web 3. Decentralized applications, smart contracts, and tokenization. Yan yung mga characteristics ni Web 3. User controlled over data, identity, and assets. Yung mga Web 3 apps pala, ganito yan. Para siya mag-work, kailangan mo ng wallet. Yung wallet mo is para siyang passport, kumbaga. Tapos yung dot na yun, yung parang country na gusto mo pasuhan. Kasi yung mga dot or Web3 is may mga different chains yan siya. Yung different chains is parang mga country din. Sabihin natin si Ethereum, si Solana. Kailangan mo ng iba't ibang klaseng passport doon para makapasok. Para ma-verify ka na citizen ka nila. Para magamit mo yung mga facilities nila o mga products nila. Kaya yeah, interesting siya eh. Parang ano tayo eh, alam niyo mga movie na Ready Player One ba yun, na pwede tayong pumunta sa Matrix. Parang ganoon na rin siya eh, sa tingin mo, in the future, may mga metaverse na yun na expand yun ng next speakers. Very exciting na technology talaga. Kaya sa tingin ko dapat hindi tayo magpapahuli. Dapat, total, hindi lang naman yung mga malakas sa social media, di ba? Para sa mga Facebook lang, sa TikTok, gano'n. Dapat, meron din tayong ano, sa development ng blockchain or Web3. Yun lang. Thank you guys. And we are all gonna make it. Salamat, Sir Oyo. If you have questions, i-park nyo muna for now. Kakaroon tayo ng panel Q&A later after nung tatlong speakers natin. Okay, so now since we've been introduced about the history and basics na of blockchain by Sir Oyo, ngayon aalamin naman po natin kung paano ba tayo makaka-own ng piece of the internet through Web3. So ngayon po, everyone, let us welcome Sir Arthur Aguliana. Sir? Thank you so much, ma'am. Good morning, everyone. Ayan, so, okay, so I think medyo na late ako, so I think na-present naman ng aming founder kung ano ang aming community. So, yun nga, we've discussed earlier what is blockchain, the history of blockchain, and ayan, what is Web3. So, but before that, I would like to introduce myself. Again, I'm Arthur Aguliana, a civil engineer, and I'm also a tech enthusiast. And my journey to blockchain and Web3 started in 2021, and now I become part of the
Davao DeFi Community, a non-profit organization focusing on Web3 education and onboarding people into Web3. And now I am part of the core team member, ayan, who are also making the aware the direction of the community. So let's start. Next slide, please. Ayan. San ba? Oh, okay. Sorry. Ayan. So our objective for this discussion is we will be understanding why we need blockchain or why we want to adopt blockchain and why you should care. Okay? Why we should care. Now, according to Jack Ma, I think you know Jack Ma. Diba? Lahat naman alam si Eka kung sino si Jack Ma, diba? So sabi ni Jack Ma, blockchain technology could change our world more than people imagine. Pero most of us, I think 1% pa lang ng population around the globe ang nag-a-adapt ng blockchain. Okay? So, ayan, diniscuss na to kanina ni Sir Oyo, but i-discuss ko lang ulit again in short while. Ang web 1 is read only. Okay, so kung nakikita nyo like Google, hindi kayo makaka-interact, makaka-search lang kayo pero you cannot interact. And then on web 2, you can read and write. You can read and then you can interact. Okay, so basically yan yung mga Facebook, LinkedIn, Messengers, yan, they are all web 2. Okay, the second generation of the internet or the web. And then, kaso lang, yun nga, yung sinabi ni Sir Oyo kanina, there are a lot of limitations as well as nagiging opportunity siya for people, for those big companies na i-monetize yung data sinishare natin doon sa ating doon sa mga applications nila. Okay, so nagiging tool siya for those predators. Okay, and aside from that, web 2 is built for communications and basically for texts or yung mga informations lang, but not necessarily for financial use. Okay? Pero ngayon, yung mga banks or yung mga financial instruments is gumagamit na ng Web 2. Which is nagiging problem siya because of the limitations that Web 2 has. Okay, say for example, pag nagla-login ka sa video account mo, di ba minsan hindi mo ma-access or sa BPI or even sa GCash. These are Web 2 applications. So, these are the limitations that Web 2 has. And it means, pag naglalagay ka ng pera dun sa mga Web 2 applications na yon, ang nangyayari is, binibigay nyo actually sa kanila yung pera nyo. You are actually providing them or giving them custody to your hard-earned money. And they have control. Pag nilagay nyo sa platform nila, they have full control of it. So like, say for example, sa may nangyayari na in just 30 minutes, within 30 minutes, nagiging offline ang lahat ng ATM ng BDO or ng BPR. Ano yan, yan? Anong ginagawa nila? They are using those money for certain investment and even just 30 minutes, malaking pera ang nahuhold nila all over the Philippines. Okay? So, again, pera mo yun, pero you don't have the full authority or full custody of your money. So, dyan po mapasok yung Web3 na yun yung sinasabi ni Sir Oyo kanina. It becomes read, write, and trust. Okay? So, ang web 1, read. Ang web 2, read and write. Ang web 3, read, write, and trust. Makakatrust ka na yung pera mo, you have full custody of it.
yung account mo, yung data na sinishare mo dun sa mga applications is you have full control also para i-monetize mo, kaya mong i-monetize yan o hindi, or i-keep mo in private. Okay? So that's Web3. So next, dyan yung pumapasok yung blockchain. And blockchain, siya yung parang pinaka core ng Web3. And actually, balikan lang natin, ang Web3 is a catch-all phrase for everything related to blockchain. Okay? So catch-all siya. Pag sinasabing blockchain, Web3, ayan, meron talaga yung web blockchain na kaakibat. Okay? Because of the ownership that you have sa Web3. Okay? Now, mangyayari yung ownership, di ba kanina, how we can own something out dun sa Web3, ownership sa Web3, is because of the blockchain design principles. Meron naman dapat principles. Kahit nga dito sa UP, you are following some or specific principles para sa mission, vision, and goal ng institution, right? Okay? So, ayan. Ano yan? Network integrity, distributed power, security, privacy, rights preserved, inclusivity, and value as incentive. So, isahin natin. What is network integrity? Sinabi dyan, on a blockchain, the truth of the present relies on the details of the past. Okay? So kung ano yung present ngayon, nagre-rely daw siya dun sa mga previous na details. Okay? Like for example, sa transactions. Okay? Kung ano yung transactions mo ngayon, it relies dun sa mga previous transactions na nangyari na. Okay, so how did blockchain does that? Yan, I think na-top din ito ni Sir Oyo kanina. But yun nga, yung blockchain is actually chain of blocks. Sino ba yung mga computer science dito? Ayan, sinong familiar with SHA-256? Ayan, di ba ang SHA-256 is cryptographic na hash. Okay? Yan, yung blocks, meron siyang hash at saka data. Ang data, yan yung mga details ng transactions. Okay, so say for example, ako, magsisend ako kay Sir Oyo ng 50 pesos, it will be recorded as data. And then, si Sir Oyo naman magsisend ng other, like 50 pesos to someone else, record as data. But every transaction is recorded in the block, and that block has a certain or specific hash. Okay? Which is, yung hash na yan is SHA-256. Okay? This is military-grade cryptography. Okay? So, yung hash na yan, pag maglalagay ka ng, mag-change ka ng isang letter or number or dot or space lang dyan, automatically yung hash is mag-change. Okay? So, now, yung hash na yan, kung makikita nyo, meron siyang, sa first block, which is the Genesis block, wala siyang, meron lang siyang hash at saka data. Now, sa second block, meron na siyang hash, meron siyang data, and meron na siyang previous hash. Okay? Ayan. So, kung na-understand nyo ba kung ano yung setup? Ang connection. Okay, so kung nakikita nyo, yung hash ng first block is 1HGF. Yung previous hash ng second block is 1HGH. GF. That means they are connected by that hash. And that goes with the block 3. Okay? So that is why they are called blockchains because they are chains of block
connected by those hash keys na tinatawag na SHA-256. Okay? Since yung SHA-256, sir, I think alam niya yung kung ano ka-complicated at gaano kahirap yung SHA-256 na i-hack. Ayan, since it is military grade. That makes blockchain very secure. Okay, so nagkakaroon siya ngayon ng network integrity. And aside from that, ano mangyayari? Meron siyang blockchain network. Itong data na to dito, it will be shared to the network, to all nodes, to all computers connected to the blockchain. Okay? So yung data na yan, merong copy. Say for example, si itong technical at yung technical natin at saka yung mga nagpo-present natin ng meron silang copy lahat. Like itong presentation ko, meron akong copy. Tapos sila ma, merong copy. Do, naman sa technical, merong copy. But they are different entity. Okay? Different nodes. Okay? So, they are network. And every nodes of that network, of the blockchain network, merong copy ng kung anong data meron dyan sa blockchain. Okay? So, kaya masyadong, dito pa nga, masyadong mahirap ng i-hack ang blockchain. Lalagyan pa ng blockchain network na pag meron kang i-hack na isang computer dyan, automatic, sasabihin niya na, oy, malicious or data breach yung mangyayari. Kasi merong nag-change. Okay? Kung gusto mong baguhin ang data ng isang block diyan, you have to hack all the networks within the blockchain as well as you have to hack all the blocks. And also in just 10 minutes. Yan sa kaya yung sinasabi ni sir na Bitcoin, yan yung parang very secured na cryptocurrency ngayon due to the setup that it has. Okay, so kaya merong integrity. So for those computer science, I know you understand how yung parang robust yung security ng network integrity ng blockchain. Okay, next is yung distributed power. The blockchain system distributes power across peer-to-peer network. So yun yung kanina. Ayan, yung peer-to-peer network. Ano yung advantage nito, yung peer-to-peer network? There is no single point of control. Kasi di ba, lahat sila is merong data. So pagsasabihin na, like for example, sino yung parang nag-worry nung nag-down ng Facebook? Di ba? So kung na-experience na yun, nag-down ng Facebook, means meron siyang single point of failure. Di ba? Pero dito sa distributed power ng blockchain, hindi siya mangyayari. Why? Because all the nodes within the blockchain network has the data it has dun sa kung anong meron ka, yung sa app na ginagamit mo. Well, maybe the interface, madadown yung interface because it's still sa ngayon, yung mga graphical interface ng mga applications are saved on a specific server or one server. Pero yung mismong data, yung back-end data is nakasave sa blockchain and it will not be erased unless mabibreach nyo. Okay? So no single party can shut down the system. And no centralization of power. Yan yung pinaka-advantage ng distributed power ng blockchain. Next is yung security, which is, I think, na-share ko na kanina. Every transaction on the blockchain is secured with cryptographic principles, ensuring data integrity and authentication. Then,
Next one, na-share ko na kanina sa integrity, but yeah, let's continue now. So, secured by cryptography, yung SHA-256. And then also, ayan, secured by consensus mechanism of the network. Yun nga, yung consensus mechanism, ano yan? Anong mangyayari dyan? Sila yung magva-validate or magve-verify if that data or certain change or transaction is valid. Okay? Yung consensus mechanism. So, let for example, anim lang, well, actually sa blockchain, napakaraming nodes. Pero sa ngayon, sa nakikita natin anim, say for example, 6 nodes lang. Dapat, if ever merong transaction na mangyayari dyan, it should be validated by 50% plus 1. Okay? So, yan yung consensus mechanism niya. And yan, dagdag na security yan ni blockchain. So, it becomes invisible for a hacker to hack a blockchain. Why? Because it needs a lot of computing power to hack the entire network of the blockchain as well as the entire link of the blockchain in just 10 minutes. Okay? So, invisible talaga. Okay? Ayan. Next is the privacy. Sinong nakakakilala kay Edward Snowden? Ayan, si Sir Johan. So, baka basta mga computer science, no? Familiar with Edward Snowden. Si Edward Snowden, siya yung mga whistleblower kung ano yung mga ginagawa ng ng US government sa mga data sa mga citizens nila. Okay? And anong sabi niya dito ni Edward Snowden? You could even play back recordings of unknown people online sessions so that the screen you'd be looking at was their screen, whatever was on their desktop. So like for example, itong PC ni ma'am, pwede nila yung na-access and then kung ano yung mga tinitingnan mo dyan, they have the access to it without you knowing. Ayan. And you could read their emails, their browser history, their search history, their social media postings, everything. Kaya nga yung sinasabi ni Sir Oyo kanina na may lumalabas na mga ads. Ayan. That is because of the control of the internet. Kung napapansin nyo, pag sinasabi nyo, ay, adto tag Singapore. Manggawas din ng mga flight, mga suggestions for flight. Gusto kong bumili ng laptop. You are in conversation with someone, with your friend, and then pag-open mo ng phone mo, meron ng maglalabas na mga advertisement about laptops. Okay? Nakikinig palagi sila using your phone, your mobile, your laptop. Ayan. So, that's the danger of Web 2. So, ayan. With blockchain technology, we can protect our personal information, giving away only what's required in any social or economic exchange. So, kung ano lang yung gusto ninyong i-share, yan, you can share it, but you have complete control of it. That's the privacy that blockchain is offering. Next. It means you have control and ownership of your data. Second, anytime we choose to give data value, we can be compensated for it as well. So, yun nga yung sabi kanina, nagiging ay minomonetize yung mga data natin. Yung birthday, yung ano pa to, name, at saka yung mga place na, yung mga share locations ninyo. Ayan. Okay. Next is the rights preserved. The blockchain breakthrough is strengthening property rights by making them inarguable and unforgeable. Okay, yun nga kanina, mahirap i-hack ang blockchain. I hope we understand we're on the same page on that. Diba? Mahirap talagang i-hack ang blockchain. Now, because of the blockchain, ano yung mangyayari? Ano yung dala niya?
with regards to rights preserve, yung mga rights natin. Okay? So, yung smart contracts in a blockchain are instruments of protecting and enforcing our rights. So, smart contracts, basically, mga kontrata na siya na nagiging automatic. Okay? Yan yung mga smart contracts. Pag merong mga ginagawang input dyan, automatic siya, nag-create or nagpa-process ng logics para yun, algorithms para ma-execute yung smart contract. So, ano yung mga example? So, yung mga poems and stories, like, mahilig kayong magsulat na gumawa ng stories ng mga poems. Yan. You can actually parang magiging lagyan nyo ng signature, digital signature nyo yung mga ginagawa nyo. Next is yung songs and audio. So, like for example, si Taylor Swift, of course, si Taylor Swift, no, medyo malaki naman talaga yung income niya na. But, pero malaki rin yung percent doon ang mapupunta sa mga producers. Ayan, and sa mga marketing, and so on. And then yung mga small players is parang walang chance. Or with this one, meron na kayong chance. Like if you're a creator, nag-create kayo, you can have a digital signature sa mga arts na ginagawa nyo, songs and audio, including photographs, video recordings, at saka yung free speech. Okay? Say for example, doon yung time during COVID, ayan, di ba, merong mga doctors na parang sina-shutdown yung mga social media accounts nila because they are against doon sa mga ginagawa ng government. Well, I'm not saying na tama sila, but I'm just saying that with the current setup in Web2, kayang gawin ng isang entity to shut down certain person or institution. Okay? Yan, naapakan yung free speech. Then, reputation. Ayan. Ginagamit yung mga, yung identity theft. Diba? So with blockchain, you can secure your identity in the digital world. And the next is equal participation. So as long as you have the internet, you can access the blockchain, okay, Web3. Okay? Next is public registry using proof of existence on blockchain. Ayan. So ano yan? Deeds, titles, receipts, and licenses. This could be the future of yung mga documents, which is, I think, may expound yan mamaya sa NFT discussion. Okay, now, one of the examples, since academic naman tayo dito, I'll give an example about how blockchain can stop academic certificate fraud. So meron dyan, di ba? Now, with blockchain, anong mangyayari? Meron siyang validating timestamp. Okay? So, merong time kung kailan mo makukuha yung mga certificate mo, academic certificate, yung diploma mo, pwede natin gawing blockchain yan. Ay, ilagay natin sa blockchain. Once it become part of the blockchain, it's an immutable data. Okay? Again, pag sinabing immutable, I'm not saying hindi talaga siya ma-change, no? But I'm just saying that it is invisible to change that data. Okay? Next, two is verifying authenticity of educational certificate, conventional diploma validation, and blockchain system validation. So dito sa UP, it can be applied para doon sa mga future na mag-graduate or mga certificates, academic certificates, yan yung example. And one of example of it, pero medyo early pa lang talaga ito and needs a lot of improvements, is yung account code doon sa Web3. Okay? So meron, dyan sa Learn Web3, meron akong 31 badges, and then yung rank ko ngayon is master, and then meron akong founder na badge. Now,
di pala na nalagay dito, pero nakikita dyan, the lower part is I am a sophomore dyan sa Web3. Dyan, nare-record siya dyan. Okay? So, say for example, if i-hire ka ng isang or nag-a-apply ka sa isa ng isang institution, i-share mo lang yung mga data mo dyan. Of course, it depends kung ano yung mga data na i-share mo. Ayan. So, meron siyang in academics perspective, magagamit talaga yung blockchain para mas madaling i-assess yung skill set ng isang person. Okay? So, ayan. So, I think good na tayo doon. Next is inclusivity. Okay? Ano yung sina? The economy works best when it works for everyone. Okay? Hindi lang for the, di ba? Meron, I'm not sure if narinig niya yung parang phrase na the concentration of wealth in the hands of the few. It's because the system that we are in right now is actually works for only those who few. Kaya mas maraming yumayaman, ay yung mayaman mas yumayaman sa yung mahirap mas umihirap because it doesn't, the system we are in doesn't work for everyone. So now si Vitalik Buterin ay isang, who is the founder of Ethereum, parang Black Bitcoin, and the next na iteration is yung Ethereum. Sinabi niya, whereas most technologies tend to automate workers on the periphery doing menial tasks, so yung mga developments daw, napapalitan nila yung mga existing na mga workforce, blockchain automate away the center. Instead of putting taxi driver out of a job, anong ginagawa? Blockchain puts Uber out of a job and lets the taxi drivers work with the customer directly. Okay? So, hindi na kailangan na mag-register pa ng taxi driver na sa Uber app because he can actually create for himself. Okay? And I think ma-share natin yan later on why mas mabilis. Okay? Next, ayan, problem with inclusivity. I write two threads about a certain problem that we have currently in the Philippines, and then the solution. So the first problem is no access to financial tools. So sinabi dyan, about 44% of Filipino walang access sa financial tools. Okay, so again, our system does not work for everyone at the current state. Next is high fees, especially across borders. Reported in Philippine Star on November of last year, 5% of that remittances are being charged as fee for moving money across the border. So kung meron kang kapamilya from US, nagpadala ng 300,000 in a year. Okay, so like, 25,000 yata yan in every month. 30,000 in a year. 15,000 dyan is binabayad mo for fees. Okay, so that's a great problem. Diba? Medyo, yung 15,000, medyo marami ka magbibiling bigas dyan, diba? So, that's one of the problems sa inclusivity because of the limits. Now, with the blockchain break, breakthrough is making stable payment system available to all. Okay? Payment system available to all. Maring mangyayari in the near future, yung mga tricycle driver, pag sasakay ka ng tricycle, is pangbayad mo is cryptocurrency, yung Bitcoin. that would be possible because blockchain is for all, regardless of where they live or how much money they have. Okay, so borderless. Like for example, magpapadala ka ng 50,000 from US, in just 7 seconds, dadating na yan sa wallet mo. And then,
with minimal fee, like less than 50 pesos. Okay? 7 seconds US to Philippines. Less than 50 pesos. Diba? So, ayan. So, aside from that, Satoshi Nakamoto designed Bitcoin blockchain system to work on internet. But it can operate without it using simplified payment verification code. Work on SMS. Okay? So, mga text message lang, you have the access to financial instruments. So, next na blockchain design principle is value as incentive. The blockchain breakthrough is using programming to incentivize good behavior. And of course, penalize bad behavior. Okay? So, people act in their own interest. That's given. Given na siya, no? Na we are acting on our own interest. And people are compelled to act with integrity because of blockchain. So, say for example, itong sa slashing mechanism ng Ethereum, kung nakikita nyo, yung validator, yung sinasabi ko kanina, yung six computers kanina, one of it is, or lahat sila is validator. Say for example, validator yung anim na yon. Si validator A, meron siyang malicious block. Okay? So, yung parang nagtatry siya ng hack or something. Hindi, basta malicious yung ginagawa niya. Then, it will be detected by the blockchain network. And then, validator A is slash, and you will be penalized. So, yun yung, pag mag-validator kasi, you have to stake a certain amount of cryptocurrency. Once you're penalized, it could be part of it masaslash or mawawala sa'yo, or automatically lahat yon is mawawala and it will be burned. So walang mag-o-own nung ganyan. So basically yan yung setup ng blockchain. Bad actors are penalized. Now, ito naman ngayon, I'll be sharing to you what Archway is. Currently, I'm also an ambassador of Archway, and the reason of it is because I am looking for projects who are actually providing solutions to certain problem in the or certain challenges in the blockchain adoption curve. Kasi 'di ba parang sa ngayon we are actually early adopters. Yung mga nag-start lang, early adopters pa lang tayo ngayon. Now, I become part of this Archway scenario because I see a lot of use case and parang it provides value sa overall ecosystem ng Web3 and blockchain. Okay? So ano tong Archway? They are focusing on rewarding developers. Web3 developers. So, sino mga developers dito? Ayan. Mga Web3 developers, mga developers, Web2. Ayan. Currently, only 1% as well sa global na numbers of active developers ang Web3 developers. About 18,000 Web3 developers. Ayan. All over the world. And for the blockchain to scale, to flip the adoption curve, kailangan ng maraming Web3 developers. And this one, Archway, as part of value incentive na design principle ng blockchain, it is able to reward those developers. So, ano yung ginagawa? Developers rewards are built directly into the protocol itself. So, kung mag-build ka ng blockchain, ng applications, automatic, lahat ng transaction fees na dadaan sa application mo is babalik sa'yo as developer. So, you don't need it. Actually, yun nga, yung sabi ko kanina, a taxi driver can actually start his own company. Dito naman, a single developer can start its own company. Okay?
Next also, value capture the value you create through Archway, value capture engine. I'm not sure if parang maintindihan nito, no, if nagsa-start pa lang kayo sa blockchain, but again, gas rebates, yun yung tinatawag na mga transaction fees, 50% doon babalik sa developer. Yung inflation, of course, 'di ba, yung money natin dito sa Philippines is merong inflation. It's because our government is printing money. Ayan, inflation yan. So dito rin sa blockchain, meron siyang inflation but it is controlled. And part na din sa protocol ng blockchain. 25% of it is babalik sa mga developer. So if ever gusto nyo maging developer, with the advent of AI at yung mga tools na madali lang mag-code, no? So you can actually start building your skill set in coding. And then smart contract premiums, yung all na transaction na mangyayari nga doon sa application, sa dApp mo, is babalik sa iyo 100%. Okay, so that's it. So Archway is at the ayan, wala, oh, tapos na yan. So now with that, no, reward generating dApp from the start, Archway enables developer to earn rewards on their dApps right from the start, accelerating the speed of innovation and creative thinking for a new wave of business models. So kailangan naman talaga na merong mga talents for a certain industry na mag-grow. And that is what Archway is providing sa whole ecosystem ng blockchain. And that is the reason naging ambassador rin ako and why Davao DeFi community is partnering with Archway because of the value it provides. Okay? So, ayan. So, ano yung process? Developers are incentivized by rewards. So, they're likely to build apps. So, mas gaganahan sila na mag-code, mag-create ng applications, ng innovations, di ba? And then with that, more apps are expected to bring in new users and assets, flipping the production adoption curve. And then more users and more assets are likely to attract more apps. And the cycle goes on. So, yan yung value na ginagawa. So, that is why blockchain is very, promising para sa future. And sabi nga ni Jack Ma again, it can bring great change sa world natin, especially on how money works ngayon. Okay? In the future pala. Okay? So, again, review lang natin yung mga design principles ng blockchain: network integrity, distributed power, security, privacy, rights preserved, inclusivity, value as incentive. So, that's it. Thank you so much for your time and yeah, thank you. Hello. Thank you, Sir Arthur. So, alam na natin paano makaon ng internet at paano madaling magkapera. Ganun yata yung nakuha ko na takeaway. But I believe din na their group na Archway, they are trying to entice a lot of developers to join their group as well. Kasi to be able to be exposed sa Web3 technology. And the more din na nag-build kayo ng mga applications, decentralized applications or dApps, you're being incentivized as well. So parang ang cycle, paulit-ulit siya kasi since incentivized ka to create an app, then you create more apps. Kumbaga pa, parang reward system siya. Parang ng mga bata pa tayo. If we are given positive reinforcement, then we do similar stuff, no, that we think is feeling natin maganda, okay, for us. Okay, so salamat ng marami kay Sir Arthur for that very enlightening information about how we can own a piece of the internet. Pakita naman sa atin kung ano yung mga various design principles of blockchain. Okay, so now, familiar ba tayo lahat sa tinatawag na NFT?
Are we familiar with NFT? Siguro itong ating mga Gen Alpha, alam na alam itong NFT. Yun siguro ng ating mga millennials, mga Gen Z, Gen X, baka naririnig niyo na lang yung NFT. Okay, ano ba meaning ng NFT? Sinong makakapag-recite dyan? May alam kayo ano yung NFT? What it stands for? What? Hindi kasali yung ating mga facilitators and resource person. Din lang sabi nga nga ano, may libre kayong flat tops. May libre kayong... Ay, si sir! Sir! Rene, alam mo yung NFT, sir? Non-fungible. Okay. Tama ba mga sirs? Perfect! Napalitakan. Tama siya. Non-fungible. Ang cute-cute ng name. No? Nakukita na ako nung first ko na alaman yung name. Non-fungible tokens. So, gusto ba natin malaman kung ano ba talaga yung ano, the meaning behind the very cute na terminology non-fungible token. So, sino pa ba ang best na makapagsasabi sa atin about this one? Of course, yung founder ng NFT Davao. Okay? So, siya po ay isang blockchain enthusiast and tama ba ito sir, BIM enthusiast, specialist. Kaya actually hindi ko alam yung BIM, so siguro si sir na lang mamaya ang mag-expound nito. So everyone, please help me welcome Sir Churchill Brazuela. Sir, ganda din ang name ni Sir, Winston Churchill. Hello, thank you Ma'am Jimmy. Thank you. Thank you sa lahat. By the way guys, I'm Churchill. You can call me Chill also. So I am a architect by profession, then a crypto enthusiast, then also I am a BIM specialist. So BIM means building information modeling. Ito yung hindi ko na siguro i-explain, baka malito lang kayo. So part din siya sa architecture and engineering industry. So kasi NFT man yung pag-uusapan natin, so ito yung itatackle natin. So by the way, I am a core contributor also sa DDC, as well ako rin yung founder ng NFT Davao. The same vision sa DDC, education, awareness sa mga people na para maka-engage talaga sila sa Web3 industry o sa Web3 space. So without further ado, siguro parang alam naman siguro lahat dito kasi alam nila yung ng NFT. Buna na siguro kung mag-kwan din, mag-talk. Mag-talk lang. So, NFT, murag interesting kini siya na topic para sa ko kasi nag-start ko sa Web3 it's because of the NFT game. So, pamilyar na mo itong sulti ni Sir Onyo kanina sa Axie. Doon talaga ako nag-start. So, wala po ko kabalo kung saan yun ng NFT, kung saan yun ng blockchain. Nakadumog ko blockchain, Web3, wala pa yun, zero knowledge. So, dito nag-start. Then, nag-invest, na-fail, kini-sulod sa Axie na nasa pinaka-peak. So, usually, pag nalakas sa pinaka-peak, pag ma-mingo na po, mag-down, so, wala yun ka, kuan, wala ka bawi. But, I'm not, kuan, wala ko nagmahay, why na nakasulod ko ato na scenario. Nagpasalamat ko because that scenario na enhance or na trigger ko na uy, unsa yun din siya na technology, unsa yun din yung NFT, unsa yun din yung Web3. So that's the time nga nag-deep ko. So research by my own and then nag-expand ang knowledge by the BBC community kay naman po yung mga members kuban or my founder is a genius mo na siya. Mana siya genius sa blockchain di sa Davao. So, nagagay na siya mga naibalaan na kaya niya explain in a layman's term. So, mo ito akong journey sa Web3 na experience. So, kasi ganyan yung NFT. So, mo ito ganina, it is a okay na. So what is NFT? So NFT is a non-fungible token. So unsa man gyud ning non-fungible token? Non-fungible token is a unique and can't be replaced. So when you say fungible, it's like a money. So if maghatag ko sa imo 100 pesos, so pwede pong kahatag sa kuha balik og 100 pesos. So that's a fungible. So, sa non-fungible naman, it's like a art ni Mona Lisa, di ba?
nag-iisa raman yun na si Mona Lisa na na art. So, dili na ito na pwede mag-duplicate kasi unique siya. So, that's the fungible. Another example is kanang mga memorabilia o mga collectibles like si Michael Jackson, yung gisuot niya na jacket and yung hat, gani. Di ba, na-auction man to siya. So, kung siya, nabilang po siya sa mga non-fungible kasi di man ta pwede ka-duplicate na ito. Okay? Ihaman ng mga collection na nag-iisa lang, unique siya. So, muna siya ang differentiate between fungible and non-fungible. So, question, kanan mo yung mga ulya, kung saan mo na siya? Non-fungible o fungible? Saan mo, ma'am? Fungible? Ah, mau ba? So, kanan siya, mura di ko na-answer na, kay Lisod, gana. Depende lang siguro na sa sitwasyon. So, pero kidding aside, so muna siya, kanang fungible na pwede nimo ma-replace nga bagay na pwede nimo mahatag balik sa imuhang ipaka gi-trade ana then non-fungible katong unique jud nga dili nimo pwede ma-duplicate. So sa term pod nga token kana siya is refers to a digital asset or representation of ownership na na-stored sa blockchain. So diri na nag-connect siya ang iyang ownership is naka-store sa blockchain. So, muna siyang secure yung guys siya. So, in a simple way, ang token is muna na siya representation sa certificate of ownership. So, gets niyo? For example, di ba, na may NFTs, kasagaran mga art, di ba? So, kung mapalit yung NFT, it doesn't mean nga, ang gipalit niyo is katong JPEG art. No. Ang imong gipalitan na is yung certificate of ownership na naka-attach sa image, sa art. So, muna siyang nai token. So, gets ba? Okay lang. So, kung ano? So, muna siya, kanang token, naka-link na siya sa blockchain. So, once nga mag-create ng NFT, so, mag-create na siya, patong gusultin sa art ng na smart contract, so, automatic na siya, ay timestamp, kanus anin mo gi-create, unsa nga network na yung gigamit, so, naka-embed na dito. So, mo na siya. So, ang pinaka-kuan po na example is, like kanang inyong property, di ba? Kung naka property, unsa may inyong certificate of ownership, di ba? Land title. So, missing na nga siya. So, ikaw mismo na nag-own up ng property, mo inyong kanang proof na, uy, ako'y tag-iya ng property. Kaya ako'y land title nga, nabatapayod nga, kaya dito, kinanakad ang pangalan ninyo dito, o bla bla bla. So, muna siya, muna nag-represent sa NFT sa token na site. So, kani, muna siya ang nakapit pamutan na, nanong na ay NFT, why NFT exist? So, siya ang hindi ng NFT, nanong ni-abot raman na galit, o nanong na trending siya, o kanang hype siya sa innovation sa blockchain. So, na-appreciate nga tuluka reason why NFT exists. So, first is ownership. So, muna itong kung ako ganyan, na-explain. Second is provenance. Provenance means origin or transaction sa imuhang kuan, sa imuhang NFT. And then the last is royalties. So, first, yung ownership. So, mag-cite ng example na sa traditional way. If ako na ako, I am an artist also na medyo ko nang hiligilig na mag-draw. So, for example, na ako'y canvas, then mag-create ko, na ako'y oil, mag-create ko painting, watercolor ba? So, ako na ako naman create sa akong art. Iba, dali lang ako yung nga, oh, ako'y tag-iyan eh. Okay, na ako'y physical na kuhan, na mapakita. So, what if itsura niyo mo yung art and then post niyo sa internet, so na-digital na siya, di ba? Or mag-create ang art sa Photoshop or sa Procreate, then save as niyo as JPEG, then i-post niyo sa internet, ibaligyan niyo sa internet. Then, the question is, kung saan niyo pag-sulti sa inyong ibaligyan nga, oy, ako dyan ang tag-iwa na, then, pag mag-ipalit niyo, ikaw na po ng tag-iwa, di ba? Diba na ang gray area, dra? Meaning ba kung mag-ibaligyan ko sila ng NFI, ang pasabot ba na dapat ibigay na natin sa PC o sa hybrid para mawala na siya? So, hindi sa possible, di ba?
So unsa ang buhaton para kainin ko na kuha din na isa na asset. So that's NFP trying to solve. Na mabutan na nato sa ka certificate of ownership na naka-attach sa inyong image, mag-create siya through blockchain. So, yes, no? So, okay lang. Marang hili pa kayo. Libog kayo ipaminahan, ha? So, kumuna na, that's why na ay my NFP. So, sumunod na sa ownership. So, okay na, ownership. Then, what if kung transfer na po sa pikas tao? Isa po sa machine, ginagihan ako isa ka-image. And then, i-transfer na sa pikas. Sa traditional na scenario, for example, sa physical art, gusto ko na may tabo kung saan mo trace, di ba? What if punasan sa pikas na country? Di ba? Wala ka malo. So, wala yung pasok si provenance. So, yung origin. So, kung mag-create ang NFT, automatic, mag-create siya ng smart contract, na ay timestamp, na ay date. So, makabalo ka kung kanus ang nagsugod. Then kung pinsa kung nakapalit na po, matrace din mo in public sa blockchain. Kaya nabuhat mo siya through blockchain. So mo na siya to powerful. Then after na, oh, sige, nana, transfer na yung mga NFT. Nana tayo si history. Dragod, musulod, si royalties. So, kani si royalties, dako, jukin mo siyang tabang. Okay? For example, ako, okay, ipalit na ko ito si Mona Lisa painting mo. Tapos, binalugyan ako kasi Ronyo. And then si Ronyo, binalugyan niya ka ng chini yung painting ni Mona Lisa. So ako, wala ko kapalyo kung kailang binalugyan ni amount ni Ronyo kay Ma'am Chini. So wala ko idea kay wala ko transaction history. So kay na ipo Binance, then nagbutang ka royalty siya mo ang art, every time na magpasa-pasa siya o matrade siya, may automatic royalties. Then, kanang royalties, naka-embed po na siya sa smart contract na every time na naay mo palit, buy and sell sa mong art, automatic na kahit 5 or 10% na mabalog sa mga. So, maiwasan dito ng mga middleman. Kay tumulong sa smart contract, di man mo na mag-change na kanya sa blockchain. Once nga ma-trigger itong transaction na good, automatic sa imong wallet, add yung royalties. So, muna siya ang tulog ka rason na ay NFT, then later on, dagan na po mga innovations, pero dito na ito, i-discuss today, kinadyo, deep na po kayo siguro, later on, pag napatay, next session, pwede na ito i-discuss. And then, next, how can we create and buy an NFT? So, there's a lot of marketplace na makita na to sa internet. Si OpenSea, siya yung pinakamalaki kasi siya yung una, I think, one of the first under sa Ethereum network. Ito yung mga sample ng mga marketplace. So, when we say marketplace, doon ka mag- create, dun ka mag-buy and sell ng mga NFT na asset mo. So not necessarily na art image, you can sell songs, poem, anything na digitally create, gani. So basta once na digital create na siya, pwede niyo siya mabaligyan. So money siya ang pinaka-common. Next is si Magic Eden, which is trending now. If katong naana dyan yung nag-engage of web trading, si Anders Solana. Then next, si Stargaze. Si Stargaze po, unique. Nasa sarili niya mismong network. Then at the same time, marketplace siya under sa Cosmos ecosystem. Then this one, new from Archway, Pipapo or Pipapo ba kung saan ang pagka-pronounce nila. Kasi siya is ang iyang pong style sa iyang marketplace is more on saan ang ticketing gani or concerts na anything na involved sa mga tickets. So wala siya. So sa OpenSea nga na mo na yung makita, then sa Magic Eden gana, then sa Stargaze mapo na. So kuya po nilang daglay trade NFTs with zero gas. So brato na yung ganyan ng gas fee. And then
Kani, sabi pa po, mga tickets muna siya sa archway. And then, samples of NFT. So, locally, sa Philippines, na po mga, nagkuha na, nag-evolve na mga celebrity, nag-engage na po sa NFT. Example na kay si Heart Ibang Vista. So, kabalungan siguro pa na ito, kailangan na, si Heart, isa si Heart, socialite na model, something, di ba? Actually, way back, si Heart Ibang Vista, ito na interview siya ni Karen Davilan niya, ito na ano, interview. Gusto ko tingnan dito na, ang ilang earnings dyan, that time, really good dito sa pagka-artista niya o pagka-model. Kabalo mo, yung earnings, majority is nasa yung paintings. Ano dyan siya? Kaning artist dyan siya in real life. So, dagdan kaya siya mga paintings sa ibang baligya. So, most sa yung mga earnings that time, mga early to 2020, 2021, lagi sa paintings. So, mahal ka na yung mga paintings. So, he decided to engage NFT. Kasi naman siya na nakaila si Luis Ventura, isa ka OG po sa Philippines na mga NFT creator. So, mo ito, nasa duwa ka art, kana duwa ka art, na iyang gibaligya. Iyang deploy sa OpenSea. So, 10 ETH and 7.35 ETH. So, nasa mga pila na 17 ETH siguro ang 17 ETH karon pila na check na to ha kana kuha na siya updated na siya gahapon na kuha siya na kuha try na to kuha kung pila ng 17 ETH uy wala mo day quick wonder eh yun sila lang try na to para ma-check na to ETH okay pila 4M oh di ba. So, as this time, nasa mga 4M ang value, floor price ang pinaka-minimum sa iyang NFT. So, muna isa si Heart Ibang Vista, napo sila Apple Dia, sila, I think sila Chris Lawrence, Pierre Wurzbach, nag-engage na po sila ng NFT. Then another example of NFT, kani marami unique niya siya. This is from the guy from Indonesia. Isa ay familiar ani, itong naka-engage na ng NFT. Si Guzali. Guzali everyday. Wala mo kailan o. So, muna yung hapong story. Kaya si Guzali, way back 2017, ang yung ginabuhat, everyday, nag-take siyang selfie siyang PC bro, or laptop. Then, ang iyan na dyan goal, Ana, is, i-collect lang na siya para later on daw, after graduation, na siya yung makita ba, o, buhatin ba niyang time-lapse, or what ka ba lo? Then, that time, noong 2021, nakabalo siya na ng mga NFT na Web3, gitry niya upload o gitry niya deploy sa OpenSea. Then during that time, ang presyo pala na siya mga NFTs, mga 150 pesos each NFT. So nag-deploy siya around mga 900 plus na nga na, selfie. Then after that, siguro mga days or weeks after niya na-deploy, nag-create siya isang collection. Yan ba ito 150,000 pesos per NFT? So, may skyrocket dyan siya. Then, kung naman ka from 150, from 150,000, so that's 1,000% growth. So, mo ito. So, na-hype lang siya. Dagan ng mga ito, naging mga NFT collectors nga nagpalit yun. Then, the question is, may namutan na, ano, guwain, gusali, no? Gibaligya lang niya yung NFT from 150, then katong nakapalit, hindi mo ng 150,000 yung ilang resell. So, by the way, hindi siya lugi, actually. Kay si Guzali, ang ilang NFT, diba? May tofu royalties. Nasa 10% royalties every time na mag-buy and sell yung NFT. So, nag-income level siya. So, muna nga ban, way back before, ang ilang style po to create action sa community, ginabaligyan nila ng NFT sa muna na price. So, muna na itabo po ka Guzali. So, muna sa ito mga examples nga, medyo trending last 2 years ago sa NFT space na ito. So, next. So, ito. Muna yung kwan. Low price. As of now,
Then na po siya ba hindi pagawas nga sa kanyang connection. Bago lang, I think nag-prepare siya kagahapon. Murag pagawas na iya yung second connection, I think today. Then ang pinaka-minimum na pre-sale ka nang participate lang ka, dapat mag-deposit ka o I think almost 6,000 pesos na para maka-appel ka sa whitelist sample. So karoon ang pinaka-mura niya na NFTs, kung ano siya, 38,000, diba? Sample lang man. Tanawar ko niyang mom, focus page kayo ba? So hindi ka magpag-alit ka ngayon. Nang na-art niya o nang na-life po niya. So, nga makasulti ba na, ano ka, so, nga, depende lang dyan po na sa mga NFT collectors. So, nga may ginadictate. So, may train, bring hype. So, palit na sila. So, ana siya, kagwapo, di ba? So, isa po kay sample is kanin si Bird 8 Yacht Club. So, sa katugay ni, murag po ni siya last 2 years ago. Murag nakay gani, murag si Bird Status nyo ba? Nakay Bird 8. Kati ka. Naka sa higher level sa community. So, most sa mga nakapalitan ni that time, mga celebrity, sila Justin Bieber, na nagbabi ko na collection, NFT. Hindi po ka, so, may mga umbir, may mga kalotalo, diba? So, imagine siya, sa mga collectors nga na grupo, so, mamay ginagdictate na price, so, ito mabuhat, nga na dito lang price. Pero natin na sila yung mga gitigitis, pero wala na ako i-discuss kay Dick na kayo. So, ano na siya? So, ang yan, low price value karoon is 2.6 million. Ang pinakabarato na board 8, as of this recording. So, muna siya. Grabe ang NFT. Sikat tayo, namin na yung NFT. Then, most of the masses, nadyo yung mga comments. Usually, mga typical comments about NFTs, copy-paste. So, muna sila nga, pwede mo na kung siya copy-paste sa computer mo. I-deploy na ito sa Facebook o sa isang halayang marketplace na kung ibaligya. Pero ang pagkataan na is, lagi pwede mo siya copy-paste. Pero once nga i-deploy na po nila siya as NFT, kung saan mo pag-sulting na ikaw ang original. Diba? Kailangan mo na yung timestamp. So kung kinsa ito nakakreate at makita na yun, kumunayahan, fake mo na. Kay Monia po ang tinood, kinakoy timestamp na ako unang nakamutan eh. So, ang advice na po sa mga bisag traditional then anong digital artist, ang advice na po sila is, usually yan, kung dili mo gusto mo baligya sa inyong art, kay usually ang NFT ng gold lang, mindset and mentee kay trade mo art, what if i-mint lang mo for security, di ba? Low kayo ang gas fee, naging mag-network, tili lang lang kay si Ethereum ang naa. Si Ethereum, mahal dyan na siya. Pero na may underlying na network na cents lang ang inyong bayaran. So, why not i-deploy niyo mo para kung i-public niyo sa internet, kung kopya mo na siya, naka-approve. Uy, ako yung original ani kay tanawa kung timestamp, pag-create na ko sa NFT. So, bisag dili mo siya i-public, i-private mo niyo, yun sila kayo, di ba? So, tana, muna akong permitted yung gina-emphasize sa mga artists to secure their art, init na lang nila sa NFT, di ba? So, the next one is, kani, muna yung kasagaran na kung bundan. Pwede pa na ako ang kwanshi lang, physical art. Okay, nga na, magunitan na ako. Yes, may priority din. Kay mama dyan sa traditional, pero once na inyong picture na, mandili nila i-deploy, na may makapicture o laing bro, mas sila unang makadeploy, di ba? Mawala kang kwan, mawala kang value, pero it doesn't mean lang, okay, namin kay physical art. So, ma-kwan niya, panin yung ma-proof, di ba nyo, ako yung original artist, ani. But, sad to say, if dili nila siya i-mint as a digital asset, so sayang, po. Then, pwede mag-buhay mo siya. Pwede ka magbaligya o physical art na dilinin mo itali NFT at the same time, pwede ka mag-digital. Picturanin mo, i-upload mo sa marketplace kung nasa din gusto. Then, dual mo yung
income. So passive income gyapon siya. So money siya ang kasagaran po nga pwede nga physical art blah blah blah, pero na-remember na ko sa una physical mga asset like pictures na po nasa album diba? Pero karon ang sinita po nasa Instagram, nasa Facebook, dito na po nag-album, na-album nag-post o picture ng 1,000 ka book isa ka-album, sabi ba? So that's the reason why. Then, ano eh, why NFT is expensive? Napuro ba na isang ano lang, isang pictures na nabuhay na ongoing, tapos bakit millions ang ano, ang price? So, basahin lang po na siya sa una, yung, if na-remember na to during yung Greece era, ganit. Diba? Yung paminta that time, mahal kayo. Ang binabayad pa nila is mga silver coins yung natawag nila na drachma that time. So, nga lang mahal kayo ang paminta. Aside sa scare, kwan siya, kanang rare siya, kayo mo po ginadikta sa community na yung ana iyang price. So, mag-matter na siya kung unsa ang community na ang market nyo. So, that's why mahal. Second example is kanang, ano pa ba? Jordan shoes, kasi may mga sneaker heads dito. Diba? Kung tanawin nyo mo ba ng mga Jordan shoes, disin naman siya sa mga typical na shoes. So, nanong na may mga model o mga version sa Jordan shoes, nga, mahal man kayo. Because the community itself, yung mga sa mga sneaker heads, sila rin yung bibigta ng price ng mga sapatos na gusto nila. So, that's why, mahal. So, meaning to say, magdidepende yan sa community kung sa ilang ginag-dictate na value sa kanang asset. So, mo na siya ang mga common yung mga comments about NFT. So, this one also, another use case ng NFT, digital art, yun na, na-discuss ko na while ago, collectibles, pwede rin, meron ng collectibles na digital art or physical art, pwede mong gawa ng NFT, gaming, ito, yung sa Axie, yan, marami na rin mga games na lumalabas because pag-uwira na mga virtual estate, yung sa mga metaverse, meron na din yun ngayon ma'am, may metaverse na platform sila, bibili ka lang ilan, then ikaw na mayari doon, then pwede mo siyang ipalend, or ano dahil mo sa land mo, in virtual reality na ano, space, music and entertainment, meron na din yan, event tickets, like mo sa Archway, na marketplace, and also this one, digital identity, yung na-discuss ni Sir Arthur kanina, yung sa mga records ng schools, diplomas, so pwede rin yan. So, I think, medyo na sisinkin ko na kung bakit meron talagang NFT, right? So, to end this discussion na lang, so my conclusion is, technology only moves forward, it's a very good adapt or get left behind. So, usually kasi, sa mga people, majority, basta meron talaga yung changes, skeptical talaga yan sila. Kasi in nature, people afraid of change, di ba? So, as of now, medyo baby pa dyan ang Web3 NFT industry. So, much better na mag-adapt today para sa next generation na mas adapt na siya. So, kwa na ta? Advanced na ta? So mas daga na tag knowledge na nahibawan, then at the same time we can choose kung unsay gusto na to regarding sa blockchain na space. So I think yun lang, and then thank you very much. Salamat Sir Chill, parang inspired na yata ako na mag-post ng photos ng aking pusa, aking beloved pusa. Kasi ngayon, sa TikTok, ang pera ko pa lang ay 6 pesos pa lang. So, nasa isang taon na yun, kawawa naman ako, walang nagbibigay ng gift sa aking pusa. Hindi naman ako nagla-live. So, baka pwedeng kong gawing ano, no, NFT yung photos ng aking... Pwede din ba video doon?
Ah, ayun. Ayun na, pakikitaan ko lang po sa ako kasi gastos-gastos na. Hindi po tumataas sa aking sweldo. Ayan, so hopefully, no, actually maganda to. Sana meron tayong ano, siguro ang next na activity natin, sir, workshop para maturuan paano gumawa ng account itong ating mga babies na mga Gen Alpha. Kami na rin mga millennials, Gen X at Gen Z na mga people to engage in any of those Web3 na mga technology. So OpenSea, ano pa ba yun, PayPal, mga et cetera. Okay? So, siguro ngayon na since parang hype na tayo ngayon na magkapera. baka may marami tayong mga tanong. Kami din kanina diyan nag-uusap din kami tatlo ni Ma'am Chincha kani Ma'am Kim kung may mga tanong din kami sa ating mga speaker. So siguro bibigyan natin ng chance yung ating audience naman para kayo naman yung magsalita at magtanong para sa ating mga speakers. Siguro i-call natin yung ating mga speakers right in front and if may makapag-help sa Sir Let's, pwede pa tayong maglagay ng tatlong upuan dito sa harap para makaupo yung ating, or isali na rin natin si Sir Ruben, sali ka na lang din Sir Ruben sa yung ating apat na resource persons. So apat po na upuan pala, Sir Romel and Doc Lex. Ayan. So tawagin po ulit natin si Sir Oyo, si Sir Arto, si Sir Ruben, si Sir Chill. Ayan. So, ako siguro pupunta dito sa rap or paano ba to? Isa lang pala yung mic natin. Ah, sige lang. Sinong unang magtatanong? Merong libreng pizza. May libreng pizza ang unang magtatanong. Yes, sir? May giveaways din pala. Aside sa pagkain, meron ding mga either t-shirt, cap, or NFT. Joke lang. Sige, so sinong first blood? Alam ko may mga questions kayo. Sige na, first blood. Ayun, tara. Pakilala ka tapos saan, anong degree program or ano, your question. Good morning po. I am Rachel Astiar from CSM po. Computer science. As the yung first talk about blockchain, very robust man siya, no? So like there is no like perfect talaga na tawag niya na implementation. However, I have searched kanina na what are the disadvantages, and some of that are kanang magkaroon siya na ay wait muna. Yung first is like di ba nagsabi na like ang blockchain is creating nodes for every data. So if marami ng nodes na ay chances that the network will be slow. And ang question ko for that is like since that is the most common disadvantages sa blockchain, ang question ko lang is that how can, as a developer or as a programmer, how can you like solve this kind of challenges? Or ano yung mga common ways na to solve this? Ayan lang po. Yes, na-recognize na to na regarding sa mga challenges about building blockchain. Pero with regards sa katong na-mention mo na as the node increases, actually, medyo different ang yung approach. Sa blockchain, as the node increases, mas nag-aas ang yung scalability. Because sa aspect ng road, the more na node represents validation and consensus. So the more na mas spread and mas daghan ang nodes, the more na mas daghan o paspas mag-verify ang isa ka-network. Like for example, ang isa ka-blockchain, like for example, Ethereum. Ethereum is one of the most robust and distributed blockchain. Kaya kung itanaw na to ang map size niya, dili siya concentrated ang iyang nodes in a single geography. Like for example, distributed siya sa Asia, distributed siya sa Europe, sa Amerika. So, when someone transact,
mas paspas ma-validate ang iyang kongkit naghan man kayo ang nag-shared to process that transaction. So basically magulang consensus is like, for example, na transaction or process na mudaga sa blockchain, ang computational consensus mechanism niya, pag well divided o distributed ang power, the more na mas paspas o madali ma-verify o ginatawag na ito ang nag-settlement, kanang mo-settle na yun ang transaction, na verified na siya na kini si Ruben nakakuha yun o 50 pesos na worth. Then, distributed siya sa whole nodes na na-copy sa validation ato. So, in parallel, the more na daghan og nodes, the more na mas secure, mas scalable, and mas robust ang isa ka blockchain. Isa na siya sa mga challenges actually in behalf sa blockchain, kay when you build blockchain sa karon na punto, dako kayo siya og kanang ginatawag na cost involved. Kay since mag-start ka sa basic, sa ground, so dako kag i-incur na na cost para i-distribute, mag-create og asset na pwede mo lock up sa node. So kuna naman na siya underlying cost mo nang ang Ethereum karon, I think nana sa mga dili ko sure have a rough estimate lang, mga nasiguro sa mga 70 billion of asset ang nag-secure sa iya, well distributed across the nodes entire global. So very fully decentralized, scalable ang Ethereum. So isa na siya sa mga aning kamutan karon sa mga new blockchain na nagagawas og innovation, ang scalability aspect na dili na siya hinay. Compare, actually, the most legacy is ang blockchain, ang Bitcoin. So ang Bitcoin medyo hinay gid siya compare sa kanang mga modern na blockchain karon. And mao na siya ang purpose nila na gina-put emphasize nila ang scalability, because blockchain wants to onboard the billion users of the globe, and it's already 1% plus pa lang. How much more pag musulod na tanan? So dapat ang blockchain ready to scale for that aspect of numbers. Salamat, sir. Any more question? Ayun. Hi po, I'm Sam, second year student, BS Computer Science. Just wanted to ask, on the topic of scalability, when we expect, like, as you said, like a billion users to come into blockchain, when we're talking about peer-to-peer and how, like, di ba, decentralized ang system, and we're expecting these nodes in the network to, and correct me if I'm wrong here, we're expecting these nodes in the network to sort of have a copy of the blocks that are coming in. They're trying to do it like every 10 minutes or so. And are we expecting that for every single person entering into the blockchain? Like, are we all validators? Or is that just a small section sa people who are coming into the blockchain? Because I don't think feasible if like the small lang na person, like just someone who wants to come in, has to spend that much computational power, right? Thank you. Yep, and thank you sa question. Well, actually, only few, or not necessarily each one of us be validators. For you to become a validator, there are certain requirements. Of course, one of which is computing power. Aside from that, the stake of assets. So say, for example, in Ethereum blockchain, Ethereum network, for you to become a validator, you have to stake 32 ETH. So I think that's 6 million. For you to become a validator. So if you have a 6 million, of course, you are able to provide the computing power that is required to become a validator. So basically, not each one of us become a validator. We can be a validator. You can create or set up your own system.
sa inyong balay or somewhere. But for us, kita as users, we don't need to be validators. We just have to create wallets, like wallets, digital wallets. GCash is a digital wallet. It's just that GCash is not Web3. Web2 lang siya. So if you put funds sa GCash, you are giving your money custody sa ilaha. But again, to answer, not necessarily a validator. Okay. So follow up lang to that, sir. Since, as you said, the validators have to stake a certain amount of money, which is like a really high amount, what do they get for that? Like, what's the incentive to be a validator? And is that related to the idea of like mining? And additionally, like, is the amount of power consumption approaching the threshold of like what's good for the environment? Okay, I can answer the yung sa incentives. Of course, if you're a validator and you are helping the network to solve problems, validating the blocks, every validators will receive a portion of first inflation and also the gas fees, parts of gas fees na nangyayari as payment dun sa mga transactions. So that's the incentives that they are getting. Well, back to the history sa blockchain, no? Dun sa it starts with the Bitcoin. Yung sa Bitcoin is more on sa mining. It's called proof of work, okay? So sa proof of work, the validators or the miners needs to solve a certain computation, ang tinatawag doon nonce, sinosolve nila, and whoever answers or the first one to answer or to get the nonce will receive a certain amount of Bitcoin. So that's the proof of work na consensus mechanism. Now, with regards naman sa sinasabi ko na sa Ethereum blockchain, which is you need to stake 32 ETH. Parang meron lang isa na isang tao, right, you have to stake, yung person na yon will do the computing, the computation, and then ayan, validate the nodes, magkaka-receive din siya ng incentive. Okay, but regarding dun sa effect niya environmentally, I think someone can answer. Ikaw. Kasi sa legacy is Bitcoin man, so muna siya ginatawag na proof of work. So most of the blockchain today, yung mga modern blockchain, wala na sila gamit ang mekanisa na proof of work. Why? Because it's dako kayo nga ma-consume og kuan sources sa energy. Okay, you can validate the transaction sa mga nodes kay nagagamit man sila computers. So the more computing, the more power, di ba? Ana man jud na siya ang kuan scenario. So karon sa mga modern, naa na sila ginatawag na proof of stake. So man na sila Ethereum, pero si Ethereum dati ano siya, proof of work na, the same sa Bitcoin. Pero nakita man ra later on medyo dili siya good sa tuang kwan, sa tuang sistema, kasi mahurot at tuang kwan source sa energy, then mahal tayo. So mo tong the modern blockchain today is running by proof of stake. So I think proof of stake ang maka-explain ani og in depth si Sir Ruben. Ben, go. Sige, actually, tama to lang ko, no? I really agree dun sa statement nila. So muna, the history of blockchain started with more on computational power. Si Bitcoin is proof of work. So muna na yung mga ginatawag na to na mga video card, kailangan o very high intensive
na mga video card. Of course, it really uses an energy. That's why daghan ng mga at early stage detractor ang Bitcoin because kalas kasi og energy na ina dili siya green, dili siya contributor sa green concept sa atuang kon. So eventually ang iteration na mo to nag-transform nila ang consensus mechanism into proof of stake. Ang proof of stake is the validation based not on the computational power rather than dun sa stake asset katong asset na gilock ni mo. Like for example, me, I have $100 worth of asset. I want to lock it on a proof of stake. So I'm giving the risk to secure the blockchain. So gihatag na ko ang risk na may $100 may bigan, pero dahil sa katong na concept na gihatag na ko ang risk, the network will incentivize me on behalf of that by making the network secure because I'm also doing the computational consensus or execution dito sa layer sa blockchain. So with regards to that, sa conceptualization of energy, maunang majority sa mga blockchain karon ang pivot nila more on a proof of stake. Now, based sa energy relation, from proof of work going to proof of stake, murag down to 95% ang power consumption from proof of work. So, basically, proof of stake is a green energy type of consensus mechanism. Yun. Less rigid kayo ang iyang energy. Murag irrelevant gani. Pero I want to add up lang ha regarding sa conceptualization sa ilahang detraction regarding Bitcoin na kalas kayang Bitcoin ang proof of work energy. Pero based mong sa study, na every people, like for example, yung plansa, yung ref, na siya ka ng ginatawag ng mga excess energy. Ang kanyang excess of energy, wasted lang na walay gamit. Pero actually, kung tanaw mo, ang ginaproduce na energy ni Bitcoin is less than the wasted energy even on the consumer aspect. So, hindi mo siya pwede i-round up na kalas of energy because the world is wasting energy, large enough of energy. Now, what if si Bitcoin gamitin to niya itong wasted energy? That can power the consensus of the whole Bitcoin economy. So, irrelevant in that aspect kung tanawon ang energy basis. Pero, pangusgan lang nila ni, kay nagkaroon sila og study, yung mga tanto nila study about the usage of Bitcoin towards energy. But no worries, kay majority sa mga modern blockchain is really aligning with POS, which is fully green energy in that aspect. Maganda ng mga questions. Definitely, meron yun sila mga merch, sir, no? Yung mga nag-ask. Oh, perfect. Ayan. So, ayan. Bibigay na lang siguro sa iyo. Ayan, ibibigay na pala ngayon daw dun sa mga magagaling na mga nagtanong. Ayan. Meron pa tayong, actually, meron din tayong mga participants sa webinar. We've already asked them if they have questions. But so far, as of this writing, wala naman silang questions. We have around 20 plus participants sa webinar natin. Any more questions natin sa Lorenzo Hall? Baka gusto niyo rin ng merch. Any question pa? Ano nga ba yung question natin kanina, Ma'am Kim? Nakalimutan ko yung question natin kanina. Dili makakaon. Oh, dapat may question muna bago pizza. Yun yung ating rule. Parang gutom na nga yata itong mga to. Wala yata ito nag-breakfast ng mga estudyante natin. Pumunta lang sila para sa pagkain. Ayan, si Sir. Si Doc Lex, yung ating RDE chair. So good morning po. Recently when I was just surfing YouTube and then looking at certain streamers, I also noticed in the bios that they also included something like parang Bitcoin hashtag. So as far as I can get the context, it I was led to think na they also used something like cryptocurrency as a means for alternative forms of donation. That also led me into thinking about maybe the use of blockchain or cryptocurrency for social action. Had there been past use cases like that before? Like, for example, maybe the use of NFTs to promote, to promote some costs?
sa NFT na movement Actually, regarding that, sir, using an NFT, do you know Jack Dorsey? Yung owner talaga ng Twitter before na nabili ni Elon Musk. Actually, yung si Jack Dorsey, binenta niya yung first tweet niya. Yung ang tweet niya yun is setting up my first Twitter. So, kinapture lang niya, parang screenshot lang ng image. Then, dinitloy niya sa OpenSea to bid kung sino gusto bumili. Then, the proceeds for that is binigay niya sa donations talaga. Parang meron na siyang certain amount of percentage na napupunta sa kanya. Then, the big amount sa na proceeds, nandun talaga sa gidonate talaga niya. Donations talaga. So, maraming ganyan. Meron din akong isang nakita noon yung sa mga dogs and cats, nagpo-post sila ng mga dogs pictures nila. Then the revenue sa NFT, binigyan nila din sa isang foundation na nag-handle sa mga yung nag-a-adopt ng cats and dogs, ma'am. So yun yung ganyang use case, exist na yan today. So it's possible talaga ganoon sa NFT. Then meron din i-seal out ko lang, meron din mga product like DAO. Are you familiar with DAO? DAO is a decentralized autonomous organization. So ang tooling na yan is parang decentralized na organization na running on blockchain. Di ba? Mas better siya. For example, meron kayong proposal, for example, ano bang yung mga school org dito sa UPN, Spark ba? Spark. For example, si Spark, nagawa siya ng DAO. DAO NFT or DAO org. So, if meron silang mga proposal, ilalagay nila doon, mag-input lang sila kung ano yung proposal, then blah, blah, blah. Then, click deploy, no code siya. Pag-deploy mo, siya na mismo mag-create ng smart contract. Then, kung sino yung member ng Spark DAO na mayroong holding na token, makaka-vote sila. So, meaning to say, automated na. Once na makaset dun sa proposal mo is 51% pag nag-vote, execute yung smart contract, diretso na. So, walang middleman. So, mas okay siya. So, isa din yun. Meron din mga NFT DAO. Yung mga holders ng NFT na yun, pina-stake nila, stake sa common term is parang gina-save din, gina-put nila into locked place. In-stake nila doon yung NFT nila, at the same time, nakaka-earn sila ng rewards sa kanilang organization. Why? Because meron silang treasury na gina-invest din nila sa ibang products. So every time merong mga incentives o merong mga profit yung in-invest ng isang DAO, yung isang organization, the rest na community na nag-participate doon, na nag-stake, meron silang incentives. So by the way, yung gas fee pala, baka hindi kayo familiar, yung gas fee is yung transaction fee na every time nag-transact kayo sa isang blockchain. So yun sir, na-answer ba namin yung questions niya? May add-on pa kayo? Maybe follow up comment or question siguro kasi I think there might be some potential for yung mga independent illustrators kasi recently I've been noticing na meron din mga students or illustrator kahit illustrators they sell mga stickers so they sell mga stickers kahit sa isang anime or sa isang series or kahit parang original artwork na related talaga sa parang sa buhay ng isang estudyante. Like one of my favorites was that there is this student na parang there's this piece of artwork na gina-represent ng isang experience ng estudyante na nakatake siya ng exam or is something like that to that effect. So do you think there were similar cases like that before na maybe illustrators could had used blockchain for this purpose, maybe to promote small pieces of artworks, provide something like that?
Itong first hand experience ko talaga is before, maliit lang talaga yung kita ko as an artist mag-drawing, and then when it comes to blockchain talaga, hindi talaga necessarily NFT, is very galante sila mag-reward for your talent, for your contributions. Kasi kunwari, hindi ko ginawa ang NFT, pero gumawa ko ng asset sa isang protocol or sa isang project, i-incentivize nila ako sa kanilang native token. So, part ako ng ecosystem nila. So, mas malaki talaga siyang dividends kumpara sa magpapagawa ka lang ng parang papachi-pachi lang na, oy, pa-drawing ako, bigyan ito 500. Dun sa pagbibili sa'yo ng mga tokens is much malaki yung anong talaga eh, o yung value niya. Before nag-drawing ako sa freelance, ang mga cartoon characteristic, ano lang, 2K, ganyan. Pag, may libre pa, TY na lang, shoutout na lang. Pero nung nag-engage na ako sa mga tao sa crypto and blockchain, pinakamalaking drawing ata, nabayaran ako ng 50K sa isang, ano, artwork lang. Hindi to siya NFT ah, parang ano pa lang yun. Oo, kinomission lang ako ng isang NFT project na mga monkeys din yun, anong tawag? Chimpers. Chimpers NFT yun. And then, doon na nag-snowball. So, malaki talaga yung potential niya for striving artist. Lalo na ang gagawin mo is to contribute using your talents, using your medium, depende kung ano, kahit hindi, lalo na kung gagawin mong NFT, kasi very exponential yung growth ng for your income, kasi may bayad na sa pag-mint, meron ka pang bayad sa royalties, tapos hindi pa matatapos yun, 5% mag-stock. Parang yung ibang mga tao na nag-launch na is ng NFT projects nila, kunyari pinaka simplest ano, gagawa ka ng collection. So ito yung basic ng NFT market, meta, kumbaga profile picture collection. So sabi natin anime, kunyari Genshin Impact, may characteristic na ito, may yung golden hair, may mapupuli ka, parang gacha game din, na may mapupuli ka na S tier, may makita ka na ba yung chibi, may makita mo na ano, pag mas rare, mas mahal. Tapos, i-generate mo lang yung mga traits na yun. Yung mo, anime cat ears, anime na ano, may sugat yung mata. Parang, maging 10,000 collection, generated yun siya na ano, hindi mo na yung manual draw. Bali, anime guy. Oh, script mo siya na parang, makakompleto yung 10,000 out of ilang traits lang na i-draw mo siguro, yung mga ilang traits, 5 traits lang makagawa ng 10,000 collection. Pag nag-mint out yan, kahit na sabihin mo maliit lang, sabihin mo 1-5 muna, dahil kung successful ka, which means na alam ng tao na pinaghirapan mo at saka meron kang plans for that project, bibili ng bibiliin yun, tataas yung floor price, tataas ng tataas yung ano, sa isang successful lang na NFT profile picture, kasi yung ano sa ano yun, mga cartoons, mga ano, yun yung gusto ng mga tao sa crypto space, sa blockchain. Pwede ka nang mag-retiro eh, kung ano, isang successful project lang sa tingin ko to si Sir Oops, madaming NFT na kasi successful yung launching ng mga tasan mo. Wala. Wala naman, mga tama lang. Yun lang. Meron pala akong adapt, ma'am, regarding sa NFT. Not necessarily mangod na if you deploy or mint ng NFT is yung parang for trade lang, para gusto mong kumita, parang ganun. Para sa akin kasi, yung ethos ng NFT para sa akin is for security talaga. Para may kampante ka ba na ikaw talaga nag-create ng art mo,
aside sa karon talaga gusto mo talagang kumita, di ba? Para sa akin is ano na lang yung passive income. As a digital creator talaga, ang dilemma kasi natin ngayon is yung rights ng asset mo, di ba ma'am? Kasi sa digital space, mahirap i-provide. So, meron ba taga-IPO dito? Wala mo siguro nyo. So, yun ang problema natin. Kasi, reality talaga. Pag gusto mong ipa-IPO yung art mo, yung asset mo, di ba, ang mahal? Then, the problem is, dito lang sa atin, yung rights mo. But if lalabas ka, ibang rights na naman. So, sa NFT, yan yung nabubreak niya. A sense, a simple na gospel lang, meron din mga blockchain na zero talaga. Why not? Umunta lang natin, di ba? As a security purposes din. Na para maano talaga yung art natin, masecure siya na hindi na magamit ng iba. So, yun lang. May add lang din ako na short na info regarding. So, basically, itong mga gikuan ni Churchill, tama to siya, no? Pero, ang NFT mag-good, naka siya sa early stage actually. Ang iyong manifestation now currently is more on arts. Pero I think there are greater use case siya eventually. Like for example, the most famous is ang tokenization of real world asset. Kanaagid ang pinaka-importante. Like you can own property from na Pilipino ka, you can own a property from South Korea na minted NFT na gipalit ni mo dito, then can be rented din na kay income, generating income. Na yung mga inala na possibilities, muna siya ang nakagwapo sa blockchain because blockchain itself is a neutral technology. So regardless unsang race nimo, unsay mo ang status, unsa ba yung kwan, you can interact. So inclusive siya by itself. Like for example, si Elon Musk is a billionaire, can interact on a blockchain and a tricycle motor kon nalas maka-interact siya. The playing field is level off to everyone. So for the first time in history, first time ni na technology na nag-offer og inani na opportunity sa tanan. Because as we know, the web 2 corporate style, corporate type of organization naagi level of superiority ang mahitabo. Mao nang like for example sa Pilipinas, majority of dako tag unbank ng mga tao kay di mas na makakomply og requirements sa bank to open a bank. Now when you interact in a blockchain, you can create a simple wallet as long as you have an internet and phone, and you can own your property already or asset by itself without anyone dictating or censoring you. Hey, you have the power to monetize yourself. So inana ang property attributes of blockchain is giving everyone's right directly pabalik sa tao yun. So kita ang pinaka main benefit sa kanina technology. Pero wala pa nato na kung sa Bisaya pa, wala pa nato natungkad kung unsa ang possibilities na maabot anin niya. Pero it's already manifesting some of the greater attributes na pwede niya mahatag sa society na eventually. Now, ang advice na nako is you don't need to learn everything. Start lang. First step. Try to get familiar. Then, wala man siya yung discrimination. Anyone can participate. Pasa importante, as the early stage mo, good majority gina sa mga early innovation, at the first stage, taas gud siya og learning curve. Medyo taas sa state ang yung learning curve. Kailan tunaan yun yung mabili ka mag-shortcut. Try to do research, read about it. Tanang technology di kaninana. Like for example, ang internet, who would know na internet will become a public goods na karun? Sa una, wala halos dili man interesado. Pero and what, kung sa'yo mahitabo sa blockchain in the future, wala takabalo, pero it's the same attributes na nagina-reflect niya karun. So, if you want to be an early adopter and have the greater opportunity, start now. You can actually, hindi siya nag-level lang sa ako na developer. You can be a content writer, a marketing, a blogger, a TikToker. Tanan na mga web 2 na ginabuhat ninyo, pwede na siya sa web 3. So all the opportunities na ano lang.
Ang next na gyud siguro ani no kay another future engagement with our speakers workshop na gyud siguro siya para maka hands on na gyud ta na in the future. That's my that would be a very good next na step sa atong collaboration, sir. I think na aday isa ka question sa ato ang webinar, and I believe mamana ano niya i-share niya sa ato ang projector screen wall. Ayan, hypothetically, let's just say someone gains access to your private wallet and transfer your crypto from your account to their own siguro na. Since blockchain transactions are immutable, they technically own your crypto. How does Web3 address the problem of impersonators or bad actors from falsely gaining access to your assets? Muray yata na discuss ni kagini na pero actually, that's part of the thing that needs to be improved in the blockchain space. But of course, yun nga, yung sinasabi na access to private wallet, they can only access your private wallet if they can get yung seed phrase. So you need to secure your seed phrase because let's say yung digital wallet natin, it's like if binibigay niyo sa kanila or they know what is your seed phrase, para rin yung physical wallet niyo parang binigay niyo lang sa kanila. So basically yan, but of course isa sa pinaka dapat nating i-concern when it comes to money is to really secure our assets. And how do we do that? Those seed phrase. But the developers are already looking forward into creating solutions secure way of securing your seed phrase, your wallet. So in development pa yan siya. But yeah, yun nga, kailangan nyo lang na i-secure yung seed phrase para hindi nila makuha. But then again, hypothetically, pag magiging ng access talaga, they would really own your assets. Right now, wala pang setup or ano ang ways kung paano yan i-revert or retract. Kasi kahit nga na isesend mo yung fund mo to an invalid address, automatic yung fund mo mawawala. At the current stage sa blockchain, it really requires a certain level of technical know-how. So, and that is the reason why we are doing this. Because of course, aside from we need education, we also need people who wants to learn, engage, and develop something into the ecosystem for it to prosper. So, yan. Yeah, yung collaboration natin, ma'am. Yan yung plan. Ikaw. So, additional lang. Yung sa seed phrase kasi, pag nakapunta kayo sa site na phishing site, yun ang problema, di ba? So, kaya ganito yung ginagawa namin. Na we try to educate talaga sa masses para alam nila kung ano yung mga safe na site, ano yung mga usually na gina-attack ng mga attackers. And then, as of now, regarding sa seed phrase, hindi talaga siya talaga safe. Then, meron ng mga iteration na yun, yung ginatawag na account abstraction. So, yung wallet mo, aside sa seed phrase, meron ng account verification using 2FA. Kung familiar kayo naman, yung two-factor authentication. Yung once na mag-login kayo sa wallet nyo, i-scan mo muna yung biometrics mo or yung face mo as a security ano. So pag may transaction, instead na mag-okay ka lang, read pa ng biometrics mo para alam talaga nila na ikaw yung nag-transact talaga. So yun yung mga accounts abstraction na yun sa mga crypto wallet. So hopefully soon meron pang lalabas ng bagong technology, so mas secure pa yun. Hello. I-adapt ko lang. Ang ano kasi ngayon, crypto space or blockchain is para siyang
double-edged sword, kumbaga parang siyang wild wild west ba, bumalik ulit tayo na pwede maghuldapan ganon, pero ngayon it's much more in a different scale, mas upgraded ang mga hackers, ang cybersecurity mo dapat up to par talaga. Kasi ngayon, di ba dati, tatawagan ka lang sa mga cellphone, ano, hello, nabangga kami, padala ka ng pera. Tapos ikaw naman, hey, nabangga si John John, padala mo na. Pero ngayon, iba na sa mga email, mag-impersonate na sila ng sites. Tapos isang click mo lang lahat ng assets mo, lahat ng information mo, kaya nila i-download sa sobrang advanced ngayon ng ano. So, kailangan meron ka talaga ng due diligence para ma-counter to na ano, kasi basically ang wallet mo or ang seed phrase mo hindi siya hackable talaga eh, talagang so sobrang daming combination sa ano bago ma-hack talaga, na it takes impossible na ma-breach yung wallet mo unless kung may human error. So dapat tayo as human mag-upgrade din tayo, kasi ang technology natin dapat mag-keep up din tayo eh, na para hindi tayo maano, kasi yung mga scammers, yung mga magnanakaw, yung mga exploiter is nag-upgrade din from phishing sites. So, tapos minsan mag-impersonate pa sila na, hello, developer ako na ito. I-download mo ng game na to. I-download mo tong game na to para matest mo, kasi babayaran ka namin, naghanap kami, tapos ko tontuwa ka, ah, ito, may libreng pero, $100, yan mo lang. Tapos ayun, wala na, pag-download mo ng game or ng application, is ano pala siya, yung drainer bot or parang malware na pwede makuha lahat. Hindi lang yung seed phrase mo, pati mga data mo na sensitive, mga personal mo, mga ano, mga pictures mo, kung anong ano doon, pwede na rin nila magamit, pwede na rin nila ano, same din yun sa AI. Kaya very double-edged sword for me ang technology na emerging, kasi pa grabe dangerous din siya, at the same time innovation, parang ano rin, di ba, sabihin natin sa pagana ng mga tools, pagana na pagana yung tools, pero pagdating pag ginamit din sa masama is deadlier na rin. Kaya kailangan tayo as human beings mag up din tayo ng ating ano. So siguro sa question na regarding security, maybe yung ating mga students dito ay ma-inganyo rin sila to be part of the, probably in the future, the developing team to create ways to secure, no, yung mga ganito aside from the two-factor authentication, maybe there's more to it later, no, sa mga new minds natin dito. And actually, meron ba tayong isa sa webinar? Siguro in the interest of time, may isa pang question sa webinar, then siguro another one from the floor. And meron din akong isang question na pang ano, pang end ng ating ano discussion ngayon, kasi mag-aalas 12 na rin. So sir, next ka lang muna, basahin ko muna yung question from the webinar attendee. Ma'am Han? Ah, may follow-up sa kanya. Ah, may isa pa. Ah, sige, sige. Ano na lang. Sige, yung follow-up na lang muna siguro para same topic lang tayo. Ayan. Follow-up to the problems of gaining full access. When my bank card gets stolen, I can contact the bank to, for example, revoke access for that card and potentially reverse the transaction the bad actor committed. Is there a way for the blockchain to have a similar feature while maintaining immutability? Yes, there are functions na pwede i-revoke. Like for example, your wallet that engages like mga phishing sites, or mga na mga bot or malware, na siya revocation, but na level of engagement lang po ng revocation. So, like for example, ma-revoke na mo siya as early as possible, pero pag once maka-fully engage siya sa inyong seed phrase, ang ownership yun, makuha agad niya. But there are, the good thing with this is like, ang industry is really valuing on community. Mo nang importante kaya ang community sa individual tawag na to kanang journey na to pangon sa kanina na technology, kaya ang community mga abang siya
relatively, so multiple heads ang nagtatanaw kung asa dapat ang i-access o dapat dili. So na yung mga community karon na group of masulti na to siya na level sa hacker, ang tawag mo na ang katong mga good hackers, white hacker, white hat ang tawag na nila. So sila po ang nag-counter defense sa industry na always nag-counter sa mga exploit. So daghan na po sila ang mga natamangan, like i-follow through. Kaya majority ng groups sa choke point, if like, for example, makuha ang imong asset, ang scammer ana, ang yung window of opportunity, nagagamay na po sa karon na industry. Kaya tungod sa community, collectively, nagatinabangay na tanan, pwede na siya na, like for example, ang hacker gusto niya i-exit ang asset. Yeah, na may point of exit na platform ang industry. Like for example, we say at exchange, Binance. So nanay collaboration po ang entity sa industry na pwede tungod sa sobra ka-transparent ni blockchain, matrace na to ang hacker kung asa ang movement sa katong asset niya, gipasapasan niya, then i-withdraw niya. So kung mahibala na ma-withdraw niya sa Binance, we can always communicate ka Binance na i-red flag, i-flag down to na asset na pag once i-withdraw to niya, automatically, i-raise tong asset, mabalik sa imo ang hacker ma-identify. So, mo na siya ang isa sa mga small steps na ginabuhat. Na po yung mga white hat na ang ilang level of competence na agad sa smart contract, so na po sila yung mga pang-counter po din na. Like for example, mahap yung mga asset na nakay stake asset. Ang stake asset manggod, by default, bumi na siya ni mo ma-withdraw. Pag-withdraw ni mo na siya, na siya ginatawag na unbanding period. So like for example, 21 days. So ang katong hacker is mag-abot pa siya 21 days before niya makuha yung mga asset. Well, ang katong mga white hat, ang ginabuhat nila, nag-create sila ang smart contract book na pag once, pag unlock ato yung mga asset, before pa maka-execute ang scammer pag-withdraw, split seconds, i-withdraw to niya sa safe wallet. So, na siya yung mga inana na conceptualization. Pero in general, improving pa yun ang industry on how to counter this. Actually, yung panahon po na po siya sa existing na web to, inana mo po ng hitabo. Majority sa mga early innovation stages, nag-handyog medyo mga repercussion o ka ng mga issue na nito. Like for example, i-credit na to sa banking days. Itong early pa ang mga bangko, nagkano mga hack po sa bangko until nag-improve ang security until karon wala na. So napod pa sa early stage na ang nakagwapo po, collectively active tanan na ways to help and to improve. So inana ang aspect na po yung like, actually na-active na insurance, insured ni mga wallet, anything na madrain, balikan ka o premium sa mga angkwa. Na yung mga inana na mga aspect. Thank you. Para napakalawak talaga ng Web3 technology. Okay, meron ba tayong pangalawang question, 'di ba? Okay. So, second question then pupunta tayo sa floor na question. One of the early controversies of NFT is the problem of art theft. A third party takes artwork from a public source and passes it as their own. And due to the blockchain effectively owning that piece of work, what is your comment regarding others' intellectual property from being passed on as their own? Related ni sa first question. So, nakitabo siya niya actually. Merong isang artist na traditional artist siya. So, kinapture ng iba and then dineploy, pinost na NFT. So, the question is kung masusolve ito. So, meron mga instances talaga na nag-file sila ng complaint. For example, hindi ko lang pamilyar yung talaga ng collection doon sa OpenSea. Na-trigger doon kasi nakita na publicly, di ba? Then siguro maraming nag-buy ng mga art niya. Then that time na hype na rin. Then marami na rin muli. Then there's a guy na lumabas na nag-claim na siya yung original. Then the good thing is, nasa kanya yung mga paintings. So, pwede niyang ma-complain talaga. OpenSea niyan pag merong mag-submit ng complaint. Then, iti-take down nila yung collection niya. So, ang hindi ko lang alam if
ano mangyari dun sa nakabili. Pero may mga scenario talaga na tinake down talaga nila yung isang collection na yan kasi hindi talaga sa kanya. So kaya nga yung sabi ko, so dapat talaga i-adapt na talaga nila yung technology na yon para to protect their own assets talaga. So whether di sila talaga gusto na ibenta, at least meron silang proof of ownership na sila talaga yung gumawa. Na po instances na like we encounter one, meron kasi kaming webcast on a weekly basis sa community namin. Meron kaming naging guest na a 6-year-old na artist, autism siya, pero yung mama nag-assist siya doon. Kuya kay siya og kanang kwan sa art, so nag-build sa art. So karon isulod siya sa NFT. So ang ways niya is nag-paint ang bata, then magbuhat na og picture, iputan na sa marketplace. Pero ang katong original painting naka-attach sa NFT. So meaning, pag once mapalit ka sa NFT, makuha po niyo mo ang physical art. So na siya yung transfer of ownership yun ni Nana. Pero na po yung instances na wala po niya gi-attach. Kaya like for example, katong Genesis niya daw nagibuhat na sentimental value, gi-picturean lang niya, NFT lang ang on, nisugot mo po ng buyer na katulang ang arts niya na inana. So isa na siya sa mga dynamics na ginabuhat. Of course, still improving. Labaw na ng kanang ginatawag na po ng property rights, which is sa blockchain by itself, immutable yun na siya. Pag once ma-mint siya, imuhagid, ito ang ownership sa katong nag-mint siya, yun ang naka-timestamp sa whole blockchain. So, I think na po yung mga innovation and hopefully, masig ma-onboard ang mga consign na ito dali sa kuan sila ang mga ma-develop na product in the future. Looking forward. Ipa-onboard na to kay nag-plan po din sa department to create a course na related to introduction to Web3 technology. So, mo na tong next na mga sa, hopefully within the year, sir, maka-session tayo ng that one. Sige, so, naampang isa ka-question, pero siguro i-comment lang ako, no? So, kung mag-post na ko gano'ng picture ni Selim, siguro ang NFT lang, katong photo lang ni Selim, dili apil kong meaning. Mamuhin po kayo, mawala kong meaning siya. Okay. So, sir, second to the last question ako, na ako question sa ilato and the open forum. Pero si Sir Dudes muna, faculty ng UMPCS. Hello po, magandang umaga. So, I have a question. Given the volatile nature of crypto space, so what's next for blockchain technology? What's a possible roadmap in the next couple of years? Thank you. Actually, inanisha, ang blockchain ng world is really not only composed of asset. So ang tech itself is na siya. Ginabuhat nila is they just able to create an asset para to correlate the valuation of a particular project. Like for example, nag-build ka SM, paano nila nabala ng valuation is? And of course, mag-create ka shares, stock. Kapong stocks na to, the more na daghan ng musulog, meaning align sa imo ha, babako ang valuation na to. So mo na siya ang nahitabo sa industry. So layers na siya, you need to segregate. Like for example, blockchain is the infrastructure level. Cryptocurrency is the medium of exchange. Mura siya, kwarta, token sa sunod. Siya ang nag-emphasize sa asset valuation sa every project. Now, honestly, tinood, volatile din siya. Nga nung volatile siya, sa speculation side is damay pamanggod ang participants. Like for example, mayroon ko 1.5%. So grabe pa ka ang speculation. Unang ang market, mataas ang demand, mababa ang demand. So in nature niya, inana, yung pareport good sa early stage ni Amazon, ang yang stock market, yung equity, gikan sa, like, for example, mag na, 100 niya, nilaga pa kung $20. Imagine that, halos 90% ang gidrop niya. Kay early pa po si Amazon sa yang stage, sa stage siya, to, wala pa kay adoption. So as the adoption goes, nagadako ang iyang entry o iyang asset value, I think the volatility will tone down. Hinahinay po na siya tone down. Pero
if you are more like risk, into risk, kana mo medyo kung si tawag ba na, ha? Or risk taker kind of asset, the window of opportunity actually is volatility is not a bug, it's a feature. Tungod sa volatility, mas dako kag opportunity dara na ma you need to look up on the hindsight sa being optimistic lang na aso. Pero you need to be very careful. And the way to entry on this market na maging careful ka and calculated risk is you need to funnel yourself with knowledge. Fundamentals, yun. Ayaw, yun mo na. Si Bitcoin itaas, panit ko without knowing the underlying technology kung unsa siya. Kaya kung nakabalo ka na si Bitcoin is a very potent asset on technology, maski pag window kag 10 years ana, mapalit ka, kasagdan na, automatically, mag-valuation na ginana. Like for example, the asset of, kuan, Elon Musk, SpaceX, sa una, kabarato rana yung asset sa una, wag yung nagpansin na, mingan pa ganin na, the most hated asset daw sa market, kaya daghan kay nag-short ka ng, when you say short mga sa market, meaning optimistic, pessimistic ka sana, meaning ginatumba ni mo na, ginalook forward ni mo na, dini ni mo push to yung technology, mabagsak ni. So daghan kay nag-inana sa iya na, pero tanawa, SpaceX now is the first kuan na nakakreate ka ng booster na pwede ibalik niya, i-recycle ang kuan. Ang valuation, kaabi pagsaka. 10 years ago, Bitcoin is just only $10, $100. No, $65,000, imagine that sa isa ka Bitcoin pa lang. So, maunang, paano ni mo na siya mabalwate? Through education, through knowledge, forming, research, may nana. Really about the price. So, just want to heads up, ang industry is composed of different actors karon, na yung mga speculators, traders, na sa fundamental, na ay micro, na ay macro economy. So, piliya ang mas viable na musut-sut in sa iyo mga na kung long term ba ka, may long term or short term, depende na. Pero as we, DDC, we're really more focused on the general knowledge and what the future may hold for the blockchain. So, inana. Thank you, sir, for that informative answer. So my next question, my follow-up question is, what's next for DDC for Davao DeFi? In connection with the UP Mindanao na lang. Okay. Actually, since this year, 2024, sa ingon ako na 1+ year na ni, actually, we started 1 year ago, mga 10 pa lang ni kabuok. Kaya ang typical gani na mag-storya ka niya, kanang, dinis na kagets, murat ka ganang conversation. So yes, so until, mogi na siya, conviction na lang yun. Kanang nagkuhan na gini na, I'm very convinced na this technology will do something in the future. So, una ang conviction. So, we try to propagate as much as possible. So slowly grinding, then eventually we come here. So ang among goal here is basically, first, is we don't want na ma-overwhelm ang kadaghanan. So awareness sa yun, at least you can be aware na, ah, na din yung nag-exist din na eventually. Pwede na ito siya escalate into like workshops. So workshops, there will be hands-on, mga inana na. So kasi mga nitty-gritty, sa so, pag-start, how to be educated na maging nag-start ka na safe manner, may inana, then what are the opportunities? So ang verticals ani is about learning opportunities. As a student mo, sa time na mo, well, actually, makaingon ko na medyo swerte mo na time karon kay naani siya sa mga sa una, ang option na mo is ka na mamaligya, ang igwan ka ng inana para namin side hustle ba? Para mag-work, inana na option. So karon actually, yung web3 can be your side hustle. Like, for example, mag-create ng content, i-submit ninyo automatically on-chain na siya yung bounties, $100, $200, automatic. Daghan, ang among mga community, ginabuhat na siya karon without being a full-time na lead na nakasalang mo. So, you can create a writer, mga TikTok, how I know, mga generation karon how daan na. Kaya siyempre, mabuhat na ninyo, pag na may knowledge, maka-explain na mo gamay,
muna na siya. So kana ginavalue na siya sa industry. Kaya namagod ni sa, ang industry magod na siya sa pinaka-early stage. We want to spread the awareness. So daghag, dapat daghag worker na nag-spread. So muna ang pass on yun ang hitabuani. Muna ang community-based, tabibita ka ng corporate ang senaryo. So kani sa mua, we want to do as much as possible for UP na makakontribute nito rin na is something na even though not all, even 1, 2, 3, or 4 people na gusto i-go further, kuan na to, kanang malipay na mi, good for the soul na someone na nakakontribute mi, nakashare mi sa inyo, and no monetary value. Of course, that's the ethos of community. Knowledge is free to everyone. So, hopefully, maka-create of workshop, makakuha tag bootcamp sa inyong mga developer. Then ang pinaka gusto ginang mo is maka-participate mo og hackathon. Imagine that the level of opportunity sa blockchain is any one of you can be a founder of a project. Then blockchain does not have demographics. Pag once mo plug in mo sa blockchain, global dayon mo. I have one more to share. There is a most famous ginatawag na RARI protocol. Last 2021 na build na siya. Isa siya sa pinakadako ng blockchain because he was able to lock like mga 10 billion worth of assets sa iyang protocol. So ayang ginabuhat is basically mura gina-conceptualize niya ang banko ba, lend and borrow na concept. Like for example, when you deposit our cash sa banko, we can tell na di man na nagastag na din mo, ginapalend man na ni banko. Like for example, si SM, mga igloan, si banko may produce. Katong mga asset na ginatag niya, sa mga depositors to siya in the sense. So, gibuhat na niya smart contract without human intervention. So, automatically mo generate siya, rewards, mo donate siya na daghan og assets. For the course of time, like 6 months, niabot siya og 10 billion asset. Okay, ang participants niya, hindi man US lang, global man. Then one time, nagkaroon og kanang conference, then isa sa mga representative, si RARI Protocol, kabaluga mo na ang builder o founder nila is a 12-year-old na bata. Pero grabe kayo ang iyong opportunity. Okay, of course, the asset is generating a passive income sa mga fees na nag-funnel sa iya. Pero kuan, kuan lang siya po, kana siguro ba si kuan po to, kanang gifted po to siya, kanang kuya yun ang IQ po. Pero basically, representation na walay age limit siya, walay gender, walay sa ba, religion or status sa kuan, anyone can participate and be one of the top builders or founder ba in the future. Okay, salamat. So, ano talaga no, awareness talaga ang pinakasimula before we can delve into the details of Web3 technology, blockchain, NFT, cryptocurrency, Bitcoin, etc. So, since nasa, ano naman tayo, last question na ito kasi alas 12 na rin. Since nasa topic na tayo ng awareness, siguro ako, I don't know sa floor participants natin, pero ako very, very interested ako sa NFT reveal, Bitcoin reveal, cryptocurrency reveal ng ating mga speakers kung gusto lang naman nila. Kung gusto lang nila, di ba? So, para mainggan niya din kami kung gusto lang. Kung hindi, so mag-pizza na tayo. Asset reveal, piso or wallet reveal, kung ano lang naman. Para mainggan niya tayo kung, or not necessarily kung magkano yung worth. Pwede yung sabihin na kung saan kayo nakakameron kayong OpenSea, mga ganun lang po siguro. Ayan. Or may Bitcoin, walang Bitcoin, may ilang Bitcoin, ganun. Sa asset reveal? Really, actually, participants lang yun ko. Nag-participate ko actively since kay pag mas nag-study mo ko, nag-widen ang imong knowledge, the more ang imuhang grasp sa technology, so mas makaparticipate ka collectively yun, directly sa iya. Then, and what's the good thing in that? Like, for example, for me, ang mga good things na nahitabo sa kuha ay sinani. To be honest, at sa early stage, mga ka na ganing impulsive ka ng buyer, ganing ko, na pag na ako'y nagustuhan, maski ko, palit na yun. Literally, nabago siya kay, instead na, gusto mo na ako,
ay sayangan mong kuha na eh, participate na lang ako ni dito sa kuan, so di na kay kung naga coffee ano mga kuan na. So indirectly na siya yung murag ka ng positive aspect sa financial gani na you value asset, you value your fund na rather than putting sa kanang mga medyo unnecessary dito na sa butang na sinayo na tayo yung nakaila na ang nahitabo is na siya funds, na siya asset nga kapag ito naging sagsakyanan. So ang ibuhat niya is sige, late gratification dapat. So di kuha niya itong asset, then di participate niya sa industry, then for a long period of time, may generate to o value na pang palit o sakyanan. Though at the same time, naansya kung to yahang, rather daw kung di palit to niya diritso, 0-0 up, na siya sakyanan, pero wala siya pang gasolina. Wala yan na ganyan na conceptualization. So, non-financial advice ni siya, ha? Kay actually, and the good thing with this is, ang participation na to is natay sariling sovereignty to manage our own portfolio and natay privacy to do it. So, mo nang ako ah, ang akong asset reveal is additional lang din nyo. I mean, kung ano ninyo, then eventually, I can really 100% vouch na if you're really more onto the fundamentals and the long-term aspect of the of this, the market will really incentivize your patience, your due diligence, and unsa pang mga attributes sa inana, it, maybe in a monetary aspect or interpersonal development, makatabang siya in that aspect. And I know, naghan o mga, amit lang, na may binaryo daw. I'm not sure. Depende. Ay ka na. Ha? Ikaw na. Asset review. Parang wala pa mga kaibigan. But basically, ang participation na mo karon is more on sa decentralized finance, more on the financial systems as nga na sa traditional gina-transfer to digital, mo siya nga mo ang gina-participate. So basically nami karon sa yeah, of course Bitcoin and Ethereum, and then Cosmos nga na lang siguro, pero dili lang nato ingon kung pilang din to. And then of course na tay mga NFTs nga gipang kuan participate. Ang focus again, balik me dito sa education, we really look into the use cases of the projects. And I think kung ano na po na ko, opportunity itong gingon ni sir, ay itong additional sa question ganin ni sir, Sir Dudes, kung what is next for blockchain. Of course, for it to counter volatility is to really put assets that are that have real value in the real world. So that is why I am into real world assets, tokenization of real world assets. And I am also one of the ambassador of LandX Finance, wherein yung mga crops, yung output ng crops, yung mismong rice, 1 kilo of rice, 1 kilo of corn, yan, mga kilos of corn, being tokenized, and then they can trade that into the same amount yung asset. So basically that's one of the things na kung saan yung portfolio ko ngayon. For me, actually kung sulti tag asset trading, Ruben nga gisulti kanina is more on sa ano dyan, education. Char. Diba daw, actually, na-amaze lang ko kay the more man good nga daghan ko na-learn, kanang, like before, actual nga experience dyan. Sa una, hindi kay ko ka-programming. Tag-gawas ka. Ganun, naraming daw, mama. Actually, my wife din, my beautiful wife. So paro, nausap akong finance, nausap akong mindset. Hindi siya mapalik ko gamit na 500. Ako na lang ni, ako na lang 300 na lang mga sa 300. Marami, napil man ko ang mga, napil man ka ning drinks o ka ning, sa tawag ni. Oh,
So, instead na ako ipalit, ano naman ako sa kay, mag-search, mag-ala, mag-send from doon, hanap po yung bagong kwan sa, kwan, oh, na participate ko, ano, so, marag na hulog nga, dati nga, wala kay kuy, kwan sa financial access na, kanang mga financial aspect nga, mag-save, ana, then nawala na po gana nga, mag-save into, sa atong currency, kay, nanaon mo, ang inflation, mag-interest sa bangko, swerte na lang kag 1% makakuha ka, then ang inflation sa every year 4, so negative na. So, sa katunan na aspect, na-realize na ko, na sa pag-study na ko sa blockchain, dili nga na, so mas na ko kong gain. So, na ko'y financially, anang setup, ano yan, ang roadmap ka rin ba? So, kanya kong buhaton. So, na-happy ko na wala kay ko'y na kong asset, pero ginag-look forward na ko in near future na makagain ko tungod sa mga education na ako ang na na-learn in the long run. So, mo lang ito mo. Wala ko sa doon lahat ng assets ko yun. Wala ang liquidity kasi naka-stake lahat. Kasi ngayon, napansin ko sa crypto space is rewarding if i-stake mo lahat ng assets mo. Pero as I said, double-edged na naman yan kasi hindi mo alam kung ano mangyayari. Pero if i-contribute mo yung mga assets mo, magbibigay ka ng mga liquidity, magbibigay ka ng mga ano sa mga promising protocols, is i-reward ka talaga nila na some life-changing money. Kaya nag-take chances din ako. So, maganda talaga is i-divert mo sarili mo kung anong willing mo i-take ng risk or chunk ng capital mo, ilagay mo doon, i-diversify mo, maglagay ka ng ibang contributions or ibang bagay na i-farm na kailangan mo, kung time ba yung kailangan or kung ano. So, ang blockchain and crypto space talaga is tinuruan ako para mag-diversify din, na hindi ka pwede mag all-in lagi, hindi ka risky play lagi, para at least hindi ka masunog. Yun lang. Hello. Before and ma'am, I would like to recognize the actually, may ngunan ko na yan. Muna akong number one asset ang Davao DeFi community na nag-contribute me. So, recognize na ako mga teammate, ako mga core member po. So, first, I have Sir Juris. So, let's answer. So, siya day ang amo ang part siya sa core team, pero part po siya sa developer's core team. So, Juris is a developer by profession, Web2. Pero nag-transition siya sa Web3 karon. So, dako siya ng factors na pwede nato makonect sa kon. Napod mi sa ka-team yun, ane. Then actually, si Sir Elchen, also a web developer. So, siya po lang maka-help sa tua sa development side. Then, napod ang mo ang tinaka-active na core team, si Ma'am MJ. Sa social siya, social manager na side. Then, si Ma'am Yonsei. So, si Ma'am Yonsei, amazing kay sa public teacher. Then, nana siya karon sa BGMP. BGMP sa jail management. So, ginatudulan niya mga pinirisa o NFT. Nana, actually, para ma-address ang mga senaryo. Then, proud din ko, one of our products, ang mga initiative na karaganing kataani, is ang Davao DeFi Mangod, we are really open for volunteers na eventually pag ma-mature mo, hopefully maka-help mo sa mua as an education entity. So nami product si Sir Toffy is coming from USAP. So sa year ganin mo Sir Toff? Second year, then 100% nag-volunteer siya sa mua to be an education arm pod para sa USAP. So that's really a bigger vertical opportunity para sa community. Ani, na hopefully kamo po not necessarily na mahimo mong DDC, we would love also na, for example, kamo, mag-create mong inyong community, we will guide and kuan, nurture din na makabuhat mong community ninyo. Napaba ko yung na-miss mo? Ay, ang mga professional ladies, muna sila mga web3 ladies, si Ma'am Tommy, sa naka sa real estate, ma'am, no?
Ah, pharmacy, so by profession, pero na po siya sa real estate. Then of course, ang ever supportive na wife sa mukhang core team, si Ma'am Grace, parang yung daughter. So, na pa ba? Ikaw naman, no? So, mawala na so far ang representative. Daghan pa may actually, wala lang ang ubanda. Thank you. Salamat kayo. So, siguro kung napa may mga questions sa webinar o sa floor, i-ano na nato na, i-kumpul na lang nato na siya and then maybe we can throw it to the Davao DeFi community through email na lang sa ilaha kay we're running out of time na. Okay? So, at this juncture, syempre, similar as any seminar, we would like to provide our resource persons as well as ang ato ang mga guests na sa Davao DeFi community a certificate of appreciation. So I would like to call our department chair in front and our head sa atong RDE to be in front para mag hatag sa ato ang certificate of appreciation. So before handing it to them, I let me read the citation. Okay, so let me read the citation. A certificate of appreciation is given to our speakers or our resource persons during the seminar entitled Web3 Goes to UP Mindanao Campus, held on the 25th of March, 2024 at Lorenzo Hall, UP Mindanao, Davao City. Given this 25th day of March, 2024 at UP Mindanao, Davao City, signed by Professor Chinmay Manliges, PhD, Chair of the Department of Mathematics, Physics, and Computer Science. So, binibigay po naman ito kay Mr. Ben P. Lacumba Jr. Kay Mr. Julius Medidas Oyo. Kay Mr. Arthur Aguliana. And kay Sir Churchill Brizuela. Okay. Okay naman siguro. Okay na Sir Rene, na picture na po. Meron pang isa, cellphone. Ayan, okay. At magbibigay, thank you po. Magbibigay din po kami doon sa mga facilitators natin. So, the same certificate of appreciation will be given to the facilitators during the seminar Web3 Goes to UP Mindanao Campus held on the 25th day of March 2024 at Lorenzo Hall, UP Mindanao. Signed, Professor Chinmay Manliges, PhD, the Chair of the MPCS. So, ang una po si Mr. Ralph Casquejo. Dito po ba siya, sir? Wala siya. Si Ma'am Jeza Peñaflor. Dito na lang po kayo, sa dyan na lang siya sa gitna. Si Ma'am MJ Tamaan. Si Juris Louie Tolosa. Tama ba pagka-pronounce ko ng Louie? Hopefully. Ma'am Jenny V. Basitao. Si Shane Tofili Nanay. Si Elchen Tanawan. Si Ma'am Mary Grace Brizuela. Si Francis Albores. Hopefully, wala po kami nakalimutan, sir. Kung meron pong nakalimutan, magbibigay pa rin po kami. Walang... Sino? Wala si... Wala si Sir Francis. Okay. So, ay, photo. So, sino kasi ang may-ari kasi ng pagkain yung Davao DeFi. Ano pong ano natin ngayon? Ay, ano na. Okay, sige. So, ako na lang daw mag-invite. If you want to, you can get pizza man siguro na, sir, no? Pizza ba na? Pizza served at the back. And there's, I believe, drinks din po ba, sir? Water, drinks, pizza, may coffee din if you want to. Sige na. Ay, na magkaulaw. Kabalang ko. Ganina pa magigutom.
Salamat po kayo sa itong mga students for attending and also sa webinar as well. Thank you very much. And ano pala, evaluation pala, please don't forget ang mga attendees sa webinar at saka sa floor, sa Lorenzo Hall, please do evaluate the today's activity. Even po yung mga guests natin, if you can, please evaluate the activity today. Salamat! Makakakuha din po pala kayo ng certificate of attendance after evaluating. Thank you.